Hi guys, magandang araw mga kabakal. Magandang gabi po sa inyo. Isa na namang live. At yan, so meron na naman tayong topic. So hinihintay natin pumasok dito. So tayo ay to. Nagsimula tayo ng live na hinihintay natin mga kabakal. Hinihintay natin na pumasok itong si Boss Bullet. Kasi nga naman eh, nagiging mailap. Ayaw pumasok kasi sa ano mga kabakal. Ayaw pumasok sa live natin. Okay. So, since na nag-reply siya dun sa ating video na sinasabi niya na kung handa na raw ako, eh magpapa-interview siya sa akin. Okay? So, isa lang masasabi ko. Handa na ako, Boss Bullet. Ikaw ba, Boss Bullet, handa ka na ba? Kasi ako, handang-handa na ako. Ikaw na lang hinihintay. Shoutout sa ating mga viewers. Live po tayo sa Facebook page at sa YouTube. Shoutout, Bernard Alfredo, Joshua, Dave Espeleta, Alejandro Villacorta, Edison Pangilinan, maganda, bago din. Ed Mike, John Salak, Salboro. Parang ba to? Laki ba ng katawan ko? Siyempre naman mga kabakal, pinaghahandaan natin si Bullet, kaya kailangan malaki ang katawan. Cortez Ramos, Sherwin, shoutout, Bernard Edison, okay. Rafi Yaranon, bat. Pambansang hotdog, shout out, Ice. Good evening, Louis Marcelo Official, shout out sa ating mga moderator, shout out sa ating mga premium subscriber at saka sa ating mga supporters sa Facebook page. So kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang din po. Edgar de la Cruz, shout out sa'yo. Okay. Cadiz Flores. So yun nga mga kabakal. So naglabas ako ng video kanina kasi nga sinasabi ko na gusto nating makuha yung opinion ni Bullet. Dito nga. Sa live interview. Kuhanin yung kanyang opinion sa live interview. Sinabi ko nga na dapat talaga magkaayos na sila. Although ang nakikita ko naman ay mukha namang okay naman itong si Coach Bote. Yun nga lang, eh si Map Soberano nga ay ayaw niya munang pag-usapan daw ito. Diba? So yun. Kaya sabi ko, eh paano na to? Di hindi mo kasama si Bullet sa weigh-in. Wala si Bullet sa weigh-in. Wala rin si Bullet sa mismong laban. Diba? Kasi umalis na si Bullet sa corner man niya. Sayang. Okay, prediction natin kay G. March Net. Coach, anong prediction mo? Mr. Mainit versus Map. Sinong mananalo? So far, mga kabakal, 50-50, pero sa ngayon, parang mas lamang itong si Map. Mas lamang si Map kay Mr. Mainit ngayon. Kasi mga kabakal, malakas yung power punch ni Map Soberano. Kaya kapag tumama at kumunek ito sa papakawalang suntok, eh baka may dumugo ang ilong. Baka kung itong si Mr. Mainit ay nakapagpadugo ng ilong ni Rendon, eh baka ganun ang mangyari sa kanya pag tinamaan siya ng suntok ni Map. Pero again, 50-50 tayo dahil nga naman unpredictable. Bare knuckle kasi to. Ano po to eh? Dirty boxing. Walang gloves yung laban nila. Shoutout Steven Bandoho. Rafi, Yaranon, but, paano maging famous? Paano ba maging famous? Paano maging sikat? Kasi hindi ko alam eh. Turo nyo nga sa akin paano maging sikat. Gusto ko rin sumikat eh. Shout out, Mang Gugulay Vlog. Penging Gulay. Shout out sa ating mga Facebook viewers at sa ating mga YouTube viewers. Solid kayo mga kabakal ko. So yun nga, di ba mga kabakal?
Yun yung ating ano. Ito yung ating ano live ngayon eh hihintayin ko si Bullet. Okay? So ito yan mga kabakal, hihintayin ko si Bullet dito sa live kasi nga ang sabi niya sa kanyang video kung handa na daw ako eh mag-ready daw ako. Oh, so ngayon, Boss Bullet, handa na ako. Ready na ako. Naghahanda na ako. Ikaw ba, Boss Bullet? Ready ka na ba, Boss Bullet? Kasi ikaw na lang hinihintay ko. Diba? Ang gusto ko lang naman mangyari, eh, makuha nga yung opinion ni Boss Bullet dito. At kung talaga nga bang wala ng pag-asa na magkaayos-ayos or maging okay bago ang laban. Kasi kapag hindi okay bago ang laban, eh, wala tayong makikitang Boss Bullet sa mismong laban ni Map Soberano. At yun nga, ang sinabi ni Boss Bullet, eh, ano raw yun, parang yun na yung decision niya. Shout out, Ten-Ten. Shout out, Mandirigma. Sampaloc, Manila. Uy, taga dyan din ako dati. Sa may Espanya. Shout out, Cortez Ramos. Oy, shout out, Tagalipa, mga taga Batangas, Teddy, Baronians, Lucero. Giveaway, saka soon mag-giveaway tayo. Lapit na ang Pasko eh. Sabi ni JR, parehong iyakin si Map, tsaka mainit, magandang laban yan, may tulog si mainit dyan. Edison, basta para sakit sikat ka idol. Ah, sa akin. Maraming salamat. Sabi ni Ernest Maala Vlog, are you sure idol akit si Bullet? Ito nga, mga kabakal. Ito nga. Hinihintay ko si Bullet kasi ang sabi niya eh kung ready na daw ba ako, maghanda daw ako. At kung ready na ako, kaya kakausapin niya ako. Parang ganun. Kung gusto ko raw siya makakausap, maghanda ako. Kaya nga ito. So ngayon, ready na ako, Bullet. Ikaw na lang hinihintay. So yan. Hinihintay din si Bullet pumasok dito sa ating live. Kung talagang may yag balls si Bullet, eh papasok siya sa live natin. Ganun lang kasimple yun. Leo Joy Montoho, Coach live si Map sa YouTube ng missis niya. Invite ko, naka-live kasi, invite ko dito. William Alam Recamonte, kabakal, paano maging kalmado sa unang sa anumang sitwasyon? Well, mga kabakal, siguro nasa tao yan eh. Nasa tao yung pagiging kalmado, lalo na yung ginawa sa akin ni Bullet. Kasi hindi naman ako nasaktan doon sa ginawa sa akin ni Bullet, kaya kalmado lang tayo. Pero kung nasaktan ako, eh baka ewan ko kung ano nangyari. Pero okay lang yun. Sabi ni Gmar Marknet, tingin ko coach kung strategy para matalo ni Map, bodegahan sa tiyan para surrender sa laban. Hirap kasi kapag body punch at matamaan. Pwede rin naman yan, pero kasi ang kung talagang gusto mong matapos kagad yung laban, kung ang strategy mo ay pagudin yung kalaban mo dito sa vernacle, then dapat body shot ka. Tapos iwas-iwas, pitik-pitik, body shot. Pero kung ang strategy mo ay matapos kagad yung laban, eh magbigay ka ng malaking damage sa mukha ng kalaban mo dito sa vernacle. Dahil nga, vernacle ito, walang gloves. So kapag tumama yung kamao mo, punit yan, punit. Bingot ka, bingot, punit, punit. Okay? So kahit kaya mo pang lumaban, pag napunitan ka sa mukha mo at nakita ng referee na malaki na yung punit sa mukha mo, eh ititigil yan sa ayaw at sa gusto mo. So yun yung isa sa mga way.
Sabi ni Ice Water, may umiiyak ngayon kasi hanggang fanboy lang. Sino umiiyak ngayon? Sino? Ah, nagkakape pa. Nagkakape pa si Bullet. Eh, ito na nga. Nagkakape pa si Bullet. Kape muna tayo, mga boss. Kape muna tayo. Okay, sabi ni Burnout, 50-50. Maps to win. 50% KO. Okay, so maglalagay din tayo ng poll. Okay, para sa mga nanonood. Sa ano? Para sa nanonood sa ating live ngayon, maglalagay tayo ng poll. Okay? Kung gusto niyo bang pumasok si Bullet o hindi sa live natin. Okay? Lalagay ko. Boto kayo, ha? Masok sa live si Boss Bullet. Okay, gusto nyo ba pumasok sa live si Boss Bullet? Yes or no? Okay, so ayan mga kabakal. Isasagot. Okay, boto-boto para ma-pressure. Para ma-pressure si Bullet. Kasi sabi niya eh, mag-ready daw ako, kung handa na daw ako, ikakausapin niya ako. Eh, ready-ready na ako, Bullet. Ikaw na lang hinihintay, Bullet. Para naman mapagbigyan mo din yung mga fans mo na kabakal. Rafi Yaranon, but coach, pwede mo ba akong pumasok sa gym mo? Wala po akong home gym lang po ito. So hindi ko po pwede pumasok. Bahay ko lang po ito. Wala po akong sariling gym. Wala akong commercial gym. Home gym lang. Sabi ni G Martnet, coach, baka magalit si OFW sa'yo. Kasi sabi kasi niya na hindi daw awayin ang mga fighter dahil doon ka kumukuha ng hanap mo. Ikaw yung pinapatawaan. Pwede nga. Well, hindi tayo pwede mag-react dyan, kabakal. Hanggat wala tayong naririnig na pangalan natin, hindi tayo pwede mag-react. Kasi kapag nag-react tayo, ang sabihin na lang yan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. So hindi tayo ganun. Hindi tayo magre-react. Unang una, kung wala namang sinasabi na pangalan ko, itong si OFW via Hero, eh hindi tayo magre-react dyan. Baka ano lang yun, baka sa iba. Baka naman si Yasin Mikamura. Si Yasin Mikamura ang pinariringan ni OFW, hindi tayo, kabakal. Shout out Yaya. Shout out po kay Captain Calvin. Happy, happy birthday po. Oh, si Yaya, mga kabakal, oh, yan ang kanyang ano, YouTube, kabakal link. Si Yaya yan. Yaya, punta kayo kabukas si Yaya, ha? Oo, tama. Babaguhin natin yung, lalagay natin yung pangalan ni ano, ni Bullet. Hindi, pupunta yun. Nandiyan na yung pangalan niya. Pupunta yun. Oo, may poll din tayo eh. Pag di siya pumunta eh, di ba, oo. Ang bumoto na gustong pumasok si Bullet, 89%. At, ano, tawag dito, ilalagay ko na yung link dito sa ating live. Okay, ilalagay ko yung link sa live natin para pwede pumasok si Bullet anytime. O, yan Bullet, ha. Yan yung link. Ipipin ko yan. Pin message. O. Yan. Okay. Nakapin na. O, Boss Bullet. Ikaw na lang hinihintay. Nakapin na yung ating ano. Nakapin na yung ating link para makapasok ka sa live. Eh, baka marami ka pang rason dyan, Boss Bullet. Hindi, hintayin niya. Papasok yan kasi nagsabi siya. Nagsabi siya na ano, kung handa na daw ba ako, handa na ako. Aba, aba, aba.
Si Boss Bullet ba yan? Oh, eh no. Oh. Shout out. Parang hindi naman si Boss Bullet 'to eh. Boss Bullet ba 'yan? Boss Bullet ikaw ba 'yan? Oh, lalaking usapan. Ready na ako. Lalaking usapan, Boss Bullet. Alam mo naman na gusto kong makuha ang iyong opinion dito, Boss Bullet. Ready na ako, Boss Bullet. Ikaw, Boss Bullet, ready ka na ba? Yun lang naman yun eh. Oh. Diba nga, Boss Bullet? Kasi matagal na kitang inaanyayahan dito sa live ko para makuha ko ang opinion mo. Kasi wala naman akong sama ng loob sa'yo. Alam mo naman yan. Kahit ako ay iyong binalak, i-choke, eh okay lang naman yun. So, okay lang yun. Sabi ni G, Mark Net, ilang taon ka na? Ako po ay 37. Magka-37 na po. Oh, sabi oh, hindi ka tunay na lalaki, Bullet. Ay, oo. Siyempre, pag hindi pumasok si Bullet sa live, hindi talaga tunay na lalaki si Bullet. Diba? Yung mga tunay na lalaki lang pumapasok sa live. O, ilan na ang bumoto? O, ha? 86%. O. Meron kang ano, 14% na basher, Bullet. Ayaw kang papasukin sa live natin. O, ang tagal mo daw, Boss Bullet, o. Asa na? Ang tagal naman. Well, mga kabakal, marami kasi nagsasabi din, ito nga din, marami nagsasabi na scripted daw yung ginawa ni Bullet tsaka ni Map Soberano. Well, like I said, hindi siya mukhang scripted kasi nakita nyo naman nung sinuntok ni ano, nung sinuntok ni Map Soberano itong si Boss Bullet, eh walang mouth guard. Walang mouth guard. Pagkatapos, eh, wala pang headgear. Diba? Kaya, paano masasabing ano yun? Scripted. Hindi po scripted yun. So, papakita ko sa inyo mga kabakal. Kasi, yun nga, gusto talagang i-ano ni Bullet. Gusto lang talagang i-hype ni Bullet itong si Map. So, ito. Kaya, walang headgear yan si ano. Kaya ba? Walang headgear. Ah! Oo! Oh. So ba si Map? Natapilok ata si Map, kaya natungkay. Lugos! Tayo, tayo, tayo! Wait lang! Balikot! Wala yan, wala yan! Okay, oh, dito tayo sa kanilang ano. Ay, nagkos yung shoulder ko, boss. Oh, dito, dito. Ay, no, walang headgear yan, no? At ang mga nagsulit sa ito, si Bullet, ang mga nagsulit sa ito, ang tama ni ano dyan, ni Map. Ito mo. Oh, napulo. Oh, lipad si Bullet, isang tama. Magbigat-bigat ni Map. Ano dyan eh? Talaga halatang nahilo si Bullet dyan. Tayo magkausap at saka si Samang mag-sparring, bro. Bakit simula ano? Eh? Simula yung alitan eh. Hindi ko sa akin ko akin. Nag-training kayo? Nag-training na kayo? Nag-training na kayo? Sparring daw kasi. Sabi niya, alam mo daw. Ba't di mo sinasabi sa akin? Ah, sabi niya, mas alam mo eh. Wala pa ako warm-up na ano. Teko sa akin to, coach. Mayanda mag-usap, coach.
Akin to, akin to. Parang may laban na yun. Timbang, di ba? Nasa ano po si Mac ngayon? Biglang ganyan. Alam mo na ba yung galaw niya? Nasa... May galawan na ba? Nakita yung galaw niya ako, Chess. Sige. Saka hindi ko naman masyado pinapanatan eh. Sige. Ako nga binugbog eh. Gusto mo yung Mac? Nakadalawang paano na kami. Sige, go. Kasi kam... Muntik talaga lumipad yung ulo ni Bullet dyan. Kasi, mga kabakal, mas malit sila. Tapos wala pang helm. Ayoko kayo kung mangimasak ko tayo. Pero... Ito na, ginawa mo na eh. Ginawa mo na, boss. Ginawa mo na. Okay na. Sige, nandito na tayo eh. Wala, gumagkit lang tayo nito mga kabak. Ayos lang paano makakita. Di ba yan sinasabi naman ni Korski? Dapat tayo ba makita? So, bawala na. Yan ang gusto nyo. Sige, game. So, tuloy nyo na. Okay, tara. Oh, tinuloy na pa pala ni Ani eh. Wala kang hindi pa si Coach Scott eh. Ako peace sa akin. Bigay mo. Nagkis yung shoulder ko, Coach. Masyado ba yung ano nyo eh? Ano bang gusto nyo? YouTuber o fighter? Hindi, wala yan! Ano daw ba gusto ninyo? YouTuber o fighter? Pareho! Pareho! YouTuber at fighter. Diba? So, honestly mga kabakal, wala naman ako nakikitang masama nga dun sa ginawa ni Bullet. Although, yun nga, hindi lang nagustuhan daw ni ano. Ano bang hindi nagustuhan ni Map yung ginawa ni Bullet sa kanya? Eh, pumayag naman siya. Pumayag naman siya sa sparring eh, di ba? So sana magkaayos-ayos na sila. Para nga naman doon mismo sa weigh-in or doon mismo sa laban na andun si Bullet para mas marami yung manood, para mas ma-hype. Di ba? Hindi, malay nyo, si Bullet nagtatago lang ng skills. Kaya hindi sumusuntok. Diba? Alam ko, itong si Bullet. Kasi yung sa mga old videos niya, suntok na suntok yan. Doon sa kanyang mga old videos, nasa Kuwait pa siya, puro suntok yan. Eh ngayon, parang wala masyadong suntok eh. Baka tinatago ni Bullet para hindi mapag-aralan ng mga taga-China. Alam nyo naman, nalaban si Bullet ngayon November, 3 versus 3, kasama si Mamot. Okay, mahina ang panga ni Boss Bullet. Coach, isang tama, bagsak. Depende kasi. Hindi ko sure ha. Kasi ako, hindi pa naman ako tinamaan sa panga eh. Tinamaan ako dito sa ano, sa mata. Kaya nagkaroon ako ng black eye nung naglaban kami ni Bad Boy. Well, mga kabakal, in fairness naman, mas malakas naman talaga si Map Soberano kumpara kay Bullet. Kasi unang-una mga kabakal, ang forte naman ni Bullet ay MMA. MMA. E-M-E-M-A. MMA naman talaga. Kung ang laban nila ay MMA, hindi mananalo si Map. Pero kung ang laban nila ay boxing
or bare knuckle, may laban talaga si Map kay Bullet, lalo na sa sparring nila, walang headgear si Bullet. Plus si Map matangkad. Plus mas mabigat si Map. Ang alam ko eh 85 or 86 kilo si Map, eh si Bullet nasa 75 or 76 kilo or 10 kilo ang agwat. 'Di ba? Oh, may hirapan talaga si Bullet dun kay Map. Pero ang MMA eh hindi mananalo si Map kay Bullet. Pero tama lang yung ginawa ni Bullet para nga may hype. Ito sabi ni ano, Chel, Eds, ginaya lang ni Bullet si Mammoth sa pa-surprise niya para may hype, naging panakip na lang yung pagtulong kuno, magkasangga na kasi sila ni Mammoth. Well, kung ginaya man ha, hindi ko sinasabing ginaya, pero kung sakaling ginaya man, eh effective, mas maganda. Para sa akin, mas maganda kung ginaya. Kasi mas maganda yung actingan. Kung kayo nagsasabi na yung acting yan, ha? Mas okay naman yon kaysa naman yung kay ano, kay Mr. Mainit, di ba? Kay Mr. Mainit. Napikon din si Mr. Mainit. Pero mas maganda yung naging reaction dito ni Bullet tsaka ni Map Soberano. Para sa akin, okay yan. Nakatulong na napag-usapan. Mula nung nilabas, yung ganong video na ginawa nga ni Bullet yun kay Map Soberano, napag-usapan. So ngayon, medyo natakpan o natabunan yung hype ni Mr. Mainit. So pumabor pa ngayon kay Map Soberano yung ginawa ni Boss Bullet. Although wala naman silang galit nga sa isa't isa, sinasabi naman ito ni Coach Bote, ni Map Soberano at ni Bullet, eh sana ay magkaayos din. At saka yun nga, gusto natin makuha yung opinion nga mismo ni Boss Bullet dito. At yun nga, nagsabi si Boss Bullet, kung ready ka na, eh maghanda ka. Kaya nga ngayon, Boss Bullet, ready ako, maghahanda ako na andyan sa ating comment section yung link para pumasok ka sa live natin. Ang poll natin, 85% gustong pumasok si Bullet sa live. Okay, ang mga bumoto ay ano na to? 300 na ba to? 300 na yung mga bumoto? 15% ayaw papasukin si Bullet. Oh. Bale, may basher si Bullet. 15% lang yung basher ni Bullet out of 300. Clifford Manyano, Maranyo pala. Tagal ni Boss Bullet, natakot na sa'yo. Hindi mo natakot yun. Oh, Boss Bullet ba to? Boss Bullet, ito na mga kabakal, nandito na yata si Boss Bullet. Boss Bullet, kumusta Boss? Boss Bullet, ikaw ba yan? Parang hindi naman ikaw yan, Boss Bullet, niloloko mo naman ako eh. Ako to mga kabandering mga. Hindi eh, ganito ang boss ni Boss Bullet eh. Eh, ito nga mga boss. Boss Bullet, mandirin so, ito nga mga boss. Hindi, ako nga po pala. Ako po pala isang mandirig ma. Hindi, parang ninja ka eh. Ikaw yata si ano eh, poging ninja eh. Hindi. Ako isang mandirig ma. Napakula. Ako si Bullet Boy Turok. Kakaturok ko lang ano si muna. Pumunta sa utak ko. Kailangan yung intro. Di basta magpapatalo. Hindi basta magpapatalo sa long laban no sa duelo. Kung matirawan tayo ba'y sasabayan ka sa duelo. Kailangan ng mga kapistan. Di ba ganahisahan sa mga humamon at humarang ngayon kanyang pinapalagan. Ayos ba? Sana isa get. Ano yun? Nasa no duelo. Hindi akong pepe is reveal. Pet reveal na lang. Kakilala ko ti. Parang Android ka yata eh, no? Android. Hindi ako yun. Sino yun? Android to eh. Android 1010 to eh, no? No, mga kapatid. Hindi ako yun. Sino mo? Ako yun. Ako nga si Bullet. Nagturok sa puwet. Kaso ninakot ako ni Mammoth eh. Mahina kasi pang ako. Gusto ko kalabanin si Coach Captain Barbell. Ay, alam mo naman. Pwede. Matchmaker tayo, hindi tayo pwede. Ako si Bullet eh. Hindi ka si Bullet, si Bulate ka, ikaw si Bulate. Ako si Bullet. Hindi magpapatalo sa mga laban no sa duelo. Kung matira matibay, sasabayan ka sa duelo.
Okay, okay. Oh. Ako pala si Alan K. Baka mamaya hindi pumasok si Bullet eh. Oh, sige. Okay, Bullet, makikita na kayo. Tuturukan ko pet mo, Bullet. Maraming salamat. Sige. Okay, akala ko si Bullet na makakabakal yung pumasok. Hindi pala si Bullet. Okay, okay, okay. So again, tayo nagbibigay ng announcement kay Bullet. Hinihintay kita, Bullet. Handa na ako. So yun nga mga kabakal. Honestly mga kabakal, marami nagsasabi na yun nga, na scripted daw, kaysa ganito, bakit daw ginawa ni Bullet yun, gusto lang daw ni Bullet ng attention, gusto lang daw ni Bullet ng hype. Well, totoo naman, gusto talaga ni Bullet ng hype para makatulong kay Map. Normal lang naman yun eh, pero hindi ako naniniwalang yun yung intention ni Bullet. Tingin ko ang intention ni Bullet dito, eh para nga madagdagan ng hype, yung hype ni Map Soberano at saka ni Mr. Maynard. Kasi nga, papalapit na yung laban mga kabakal. At yun nga, kung hindi pa kayo nakakabili ng mga ticket ninyo para sa mismong laban pag nanood kayo sa Silo or sa pay-per-view, nasa baba yung link natin mga kabakal. Pwede nyo i-click yan. Yan yung link para makabili kayo ng mga tickets sa kahit anong ticket na laban. Kahit yung kinamamot pa pag nagkaroon. Yan na yun. O, sabi ni Leo J. Montoho, halos magdalawang araw nang walang upload si Mr. Mainit. Siguradong matinding training pinagagawa sa kanya ni Coach Badong. Totoo yan. Or baka naman na-injury na itong si ano, Mr. Mainit. Kasi nga, di ba, magkakaroon sila ng sparring ni Mamot. Tsaka, may mga nagsasabi, hindi ko alam kung saan yun nakukuha yun. May mga nagsasabi na baka daw binibenta ni Bullet itong laban ni Map Soberano. Kasi nga, itong si Bullet daw ay team na ni Mamot. Alam naman natin na ang nagte-train kay Mr. Mainit ay si Mamot at saka si Coach Badong. So may mga nagsasabi na baka daw kaya ginawa yon ni Bullet kay Map Soberano ay para ma-injury. Para mahirapan sa laban niya kay Mr. Mainit. So hindi ko alam kung saan nakukuha yung ganong klase ng issue. I don't think mga kabakal. I don't think so. I don't think na yun yung ano, yun yung dahilan or gagawin ni Bullet yun. No, tingin ko hindi. Eh, like I said mga kabakal, kahit meron kaming hindi pagkakaunawaan nito ni Bullet, meron siyang ginawa sa akin na hindi maganda, eh I don't think ganun yung gagawin ni Bullet. Hindi naman. Tingin ko naman hindi. Hindi nga, Reg 07, hindi scripted yun. Baka medyo OA lang. Medyo OA lang yung pag-acting ni Map. Diba? Baka yun yun. Baka medyo OA lang. Pero hindi po scripted yun. O, ito na mga kabakal, si Boss Bullet. Ay, hindi pala. Boss Bullet. Hindi pala. Idol. Kala ko, hello sir. Kala ko, kamukha eh. Kala ko si Bullet na eh. ito yung pinaka ito po yung pinaka idol kong vlogger. Ayo, maraming salamat. Bakit ka pumasok sir sa live natin? Nagulat ako, akala ko si Bullet kasi kahawig mo eh. Yun na first time ko po to, sinubukan ko lang po. Oh, ano bang gusto mong sabihin sir? Since nandito ka na. Yung laban na yun parang yung ano sparring ni Bullet tsaka Bullet. Ni Map. Parang hindi scripted yun, boss. Oo, hindi scripted yun. Ano lang talaga ba ano si Map Soberano parang yung bagsak niya. Parang napasama ata yung bagsak niya doon sa ano. Sa ano, sa cage. Oo. Oo, kaya pero, nagalit kahit kaya nagalit no. Oo. Pero ano, sa tingin ko mas malakas si ano si Boss Bullet, pero tinatago niya lang yung kasi 'di ba may laban siya paparating. Tama.
Tama, totoo yan sir. Tama yung opinion mo. Pero dapat ba yung nagkakaisa sila? Oo, dapat. Yun, maraming salamat sir Aljon. Nag-message siya si Boss Bullet. Maraming salamat. Grabe naman. Boss Bullet, may condition pa? May condition pa si Boss Bullet? Ang sabi ni Boss Bullet, laas ng loob mo kasi. Dito lang sa live. Sige, pag umabot ng 1K viewers mo, papasok ako. Parang marami makapanood ng mga sasabihin ko. Oh, share, share. Pa-share na lang mga kabakal. Pa-share na lang ng ating live. Kasi ang gusto ni Boss Bullet, 1K viewers daw. Kala ko, pumasok ka na, Boss Bullet. Kala ko, ikaw na eh. Eh mga kabakal, nakita nyo naman na andito tayo. At sabi ko, ready na ako kay Boss Bullet. Handa na ako. Kung ano man ang sasabihin sa akin ni Bullet, handa ako. Diba? Hinarap ko naman si Bullet nung nandun kami sa PressCon. Nakipagkamay ako kahit iba yung ginawa niya sa akin. Oh, ready ako dun. Eh, dito pa kaya sa live. Pero yun nga, yan ang ano, request ni Boss Bullet. 1K daw, 1K. Oh, 1K. O para ma-1K, kailangan i-share. Pa-share na lang po sa Facebook page. Nakalive po tayo sa Facebook at saka sa ating YouTube. Bakit na-dismaya ka, Alejandro? Pero at least nandito si Bullet, 'di ba? Kitang-kita niyo mga kabakal. Nandito si Boss Bullet, nanonood siya. Oh, eh nasa kanya kay Bullet na lang, o papasok talaga siya. Oh, so taas natin yung ano, taas natin yung ating viewers. Yata, pumasok na yata eh. Ay, hindi pala. Sino 'to, sir? Mang Canor. Hindi mo nakikilala? Sir, parang ano, bumata ka. Alam ko si Mang Canor nasa 50 plus na yun eh. Hindi mo nakikilala? Hindi sir eh. Sino ka ba sir? Yung kay Billy Jack sa Japan. Ikaw ba yung pumalo kay Billy Jack? Hindi. Dati, pumasok ako sa live mo. Gusto hinahamon mo si Billy Jack. Okay. Diba okay, sulog pa nga yung ano ko noo? Ay, oo. Oo, tanda ko na. Balita sir, bakit ka pumasok sa live natin? Wala lang, nagkakagulo kayo sa mga ginagawa ni Boss Bullet eh. Oo nga, hinihintay ko nga si ano, si Boss Bullet dito. Hindi nyo ba nagigets yung nangyari kay Bullet at Map? Ano ba? Ano bang opinion mo dito? Scripted yun eh. Paano mo naman sabi sir? Tawag dito, gusto niya lang inisen. Inisen ni Bullet at ni Map si Mr. Mainit kasi nangyari na yung kay Mr. Mainit eh sa laban ni Mamot eh. Oh. Diba galit na galit si Mr. Mainit kasi binugbog siya ni Mamot. So ibig sabihin mo, ginawa yun ni Bullet para pang-asar kay Mr. Mainit. Kunyari ginaya ni Bullet yung ginawa ni Mamot kay Mainit. Tumpak, yun na nga. Sige. Paano ba yan, Boss Bullet? Alam Boss ko, nanonood ka, Boss Bullet. Yan ang sabi ni Mang Canor. Ka. Idol naman kita. Pero parang ano yun eh. Pangiinis lang kay ano yun eh, Mr. Mainit. Parang ginagawa nilang bata si Mr. Mainit sa nangyari. Pero okay pa din kasi na-hype, di ba? Na-hype, pang-asar kay Mainit. Kasi bago mag-umpisa yung laban ni Boss Bullet, di ba nakapag-video pa si Boss Bullet bago niya labanan si Mr. Mainit. Tsaka may mga nakaready ng camera. Oo, nakaready. Nakaset na yun. Sige. I-confirm natin yan kay Boss Bullet. Boss Bullet, asan ka na gusto kita makausap, Boss Bullet? So, maraming salamat, Mang Canor, sa pagpasok at pagbigay ng iyong opinion. At yun nga, hinihintay ko pa si Boss Bullet. Salamat sa pagpasok, sir. Sige, salamat. Alright.
So yun mga kabakal, o malamang ay nanonood pa, o Boss Bullet, wala pa tayong ano, malapit na tayong mag 300 viewers. Okay, pakishare na lang po sa live, sa YouTube at saka sa Facebook. At ito ang request ni Boss Bullet, 1K views daw. So habang wala pa, eh share muna natin, share. Share natin, share ko na rin muna yung live ko. Para request ni ano eh, ni Boss Bullet, alam mo naman si Boss Bullet. O yan ha, Boss Bullet, sinare ko na rin yan. Share natin, share sa ating Facebook page. O yan, pa-share na lang po, pa-share na lang. Baka naman maka-request kahit ano. Kahit 500 views, eh pumasok na si Boss Bullet. O paano ba yan, Boss Bullet oh? Sabi ni Evang Evangeline Catalo, maarte ka daw. Hindi naman siguro maarte si Boss Bullet. Gusto lang niya ng maraming manunood dun sa sasabihin niya sa atin. Tama lang naman. Diba? O, sabi ni Ricky Olangagi, Olagangi, hindi marunong tumingin ng tunay na sparring yung mga nagsasabing scripted. Hindi po kasi scripted yon. Hindi po scripted yung sparring. Maaring yung mga salitaan nila, maaring exage lang. Or maaring, ano lang, medyo overacting lang. Katulad nung kay Map. Marami naman eh, masyadong emotional si Map. Diba? So maaring yun. Pero yung laban, hindi yung sparring, hindi scripted yun mga kabakal. Lakas kaya ng suntok ni Map Soberano kay ano? Kay Bullet. Yun o, tunay yun. Sabi ni Mangkolas Official. Shoutout sa'yo, Mangkolas Official. Tunay daw yun. Sabi ni Paul Felipe, 1K. Issue nga sa flip top, si Lee Flickram. 500K, 500 lang views. Sabi ni Sil ni Vilvestre, MJ. Sige, pasok Boss Bullet. Bait mo dati pero lumaki na ulo mo, idol. Na idol kita. Okay? Lahat ng video mo pinapanood ko. Lahat ng galaw mo sa martial arts ginagawa ko or pinag-aralan ko. Pero parang mali na ata pag ka-idol ko sa'yo. Oh, diba? O, ayan o, sabi ni Christian, o, pag umabot ng 500 viewers, magibigay siya ng ano, 10K kada pamilya. Ano ka? Si ano? Si, sino nga yun? Magibigay ng 10K? O, Bullet, pasok. O, tingnan natin yung mga bumoto na. Okay. 400 votes. 87% gustong pumasok si Bullet sa live. 13% ayaw, basher ni Bullet. Oh, tama naman 'yon. Tama naman yung ginagawa ni Boss Bullet. Oh, tsaka hindi naman ako nagagalit dito kay Boss Bullet. Wala naman sa akin yun. Yung mga ginawa niya sa wala yun. Tinutulungan ko pa nga sila eh. Dahil nga, mga kabakal, magkakasama na kasi kami sa URCC ng mga yan. So alam naman natin na isa sa mga artista ng URCC ay itong si Boss Bullet. Okay, ito yata, pumasok ata eh, si Boss Bullet. Ay! Boss Bullet, parang ano, napabayaan ka yata sa kusina, Boss Bullet. Anyari? Good evening, Coach Alexis.
Balita, sir. Ba't tumasok ka sa live natin? Wala, nangungumusta lang, Coach Alexis. Salamat na idol kita. Yun lang. Meron ka ba sabihin, sir? Ayun po, and babasa ko rin yung mga nagiging ano din yung ni Boss Bullet. Sa amin kasi sa mundo ng mga martial artists, anything na ano, pwede naman masettle yan sa as gentleman's game. May sparring naman na sa gentleman's game. Para masettle kung ano man ang nagiging dispute. Magandang hype yan. At magandang publicity rin. May mga nagko-comment, hindi po kapatid ni Bullet ito. Kapatid ka raw ni Bullet, hindi po. Ininteres si Bullet. Oo. Yan. Tama yan, tama. Isa akong matagal nyo ng fans. Sa tingin mo ba, sir, papasok si Bullet? Sa tingin ko naman, papasok si Bullet. Kasi si Boss Bullet naman, isa naman martial artist yan. Kung ano man, it's either for the hype or for the discipline ng martial arts. Kaya papasok yan. Sa mundo kasi ng mga martial artists, sinesettle nila ang dispute nila sa sparring. Tama, tama. Sino bang gusto mong makasparring ni Bullet? Si Map, uli. Sa tingin ko, ide, kayo pong dalawa, makapagpunin ninyo. Pwede naman, pwede naman. Pag umasok si Bullet dito, hinihintay ko nga si Bullet eh, tagal eh. Mag-ano okay. Yan, siyempre may mga conditions din siya. Pag-ansok po yan. Sige, sige. Sir, pakishare na lang ha. Sir Jerome Flores, pakishare na lang ng live natin. Kasi 1K viewers daw eh. Kailangan ni Boss Bullet eh. Sineshare ko na nga eh. Share more power. Maraming salamat, sir. Jerome Flower, Flores, Kapampangan. Salamat. Alright. So yun mga kabakal, sadly wala pa si Boss Bullet. Hindi po kapatid ni Boss Bullet yun. Wag nyo lang i-comment na anak ni Boss Bullet. Hindi po anak ni Boss Bullet yun. Si Jerome Flores po yun. O ayan, Boss Bullet. 318 na, Boss Bullet. O, 325 na, Boss Bullet. O, pakishare na lang. Share na lang uli natin. Nasaan na kaya? Ha? Boss Bullet, oh. 300 na yan, oh. Kailan na magiging laban namin ni Boss Bullet? Hindi ko alam. Kasi unang-una, kasi nga, parte na tayo ng URCC, matchmaker tayo. So, siguro man, gustuin natin sa future, hindi natin alam kung papayagan na tayo ng ano. Hindi natin alam kung papayagan tayo ng URCC, baka magkaroon ng conflict. Diba? So, yun. So, hindi na tayo magpapasok, ha? Sa mga mag-click ng link natin, hindi na tayo magpapasok. Tanging si Boss Bullet na lang ang hihintayin natin. Okay? So, Boss Bullet viewers, naging 300 viewers. Oh, baka naman pwedeng maka-request. Oh, baka kahit mga 500 viewers, pwede ka nang pumasok, Boss Bullet. So, pakishare na lang po ng live natin at alam niyo naman itong si Boss Bullet. Nagpapalambing pa. Gustong magpalambing. Oh, sabi ni ano? Ni Ethan Kiel, papasok daw si Boss Bullet 3K. Hindi naman. 1K nga ang gusto niya. Pero tayo kahit mga ano lang, kahit mga 500 viewers lang, pwede na yan. Papasok yan si Boss Bullet. Diba? O, pa-share na lang. Share guli. Share guli yung live natin. Okay? So, like I said, wala nang ibang papasok kung hindi si Boss Bullet sa live natin. Makareklamo pa si Boss Bullet nito. Ayan na, Boss Bullet, ha. Oh, 500. Pwede yan, 500. Papalag na yan. Oh, 363.
363 viewers na. Boss Bullet. Diba? Mga solid. Napasok yan, nag-ano lang yan, nag-shoutout sa'yo, Rider Jet, nagpapa-ano lang yan, baka nagpapa-hype pa si Boss Bullet, kasi kita-kita nyo naman, oh. Yan yung comment niya. Lakas ng loob ko dito sa live. Sige, paabuti ng 1K. Malakas talaga ang loob ko, kasi live ko to. Oh. Kung hindi ko to live, kahit hindi ko to live, malakas talaga ang loob ko. Wala naman tayong masamang hangarin dito. Diba? Mabuti ang hangarin natin. Yun yun. Diba? So, ibig sabihin, ganyan kadami mga... Napaabot ko nga dati to yung live natin, mga kabakal. Tanda ko yung live natin. Napaabot ko ng ano? 1,400 viewers. Nung ano yun? Nung kinakasama si Nakiko Matos tsaka Team Mandirigma. 1,400 viewers. Taas nun. Diba? Oh, 'di ba? Oh, ano na? Mga kabakal, oh. Magpo 400 viewers tayo, 100 na lang. Aandar na 'yung jeep, mga kabakal, 100 na lang, 100 na lang, oh. Paayos-ayos na lang mga upuan. Pwede na 'yan, oh. 380 na tayo, mga kabakal. Pa-share na lang po. Malapit na pumasok. Oh. Malapit na pumasok. Oh, may mga o, yan o, 394. May mga nagme-message sa akin, mga pro fighter. Gusto rin makita si Boss Bullet. O, ha? Nag-message na rin si Marvin Nagimat. O, hinihintay rin daw si Boss Bullet. Ayan, ayan ha, o. 393. Malapit na mga kabakal. Papasok na to. Papasok na si Boss Bullet sa live natin. Oo, sabi ni Boss Deng. Hindi naman talaga away ang hanap natin. Okay? Oh, like I said, ano, hindi mo tayo magpapasok. Tanging si Boss Bullet na lang ang papasukin natin. Okay? So, nandito si Robin. Shoutout sa'yo, Robin. Abdulaziz. Pero papasukin natin si Boss Bullet na lang. O, yan na. 400 viewers. Isang daan na lang. 100 viewers na lang, mga kabakal. Papasok na si Boss Bullet. Boss Bullet naman. Ano na? Baka naman natatakot sa akin si Boss Bullet, no? Tingin nyo. Baka natatakot si Boss Bullet. Oh, may pumasok. Ang pangalan, Bulilit Mandirigma. Ay, di. Si Tenten to eh. Tenten, ikaw naman yan eh. Bulilit Mandirigma. Wala lang ibang papasok. Tanging si Boss Bullet na lang. Okay, so maraming mga gustong pumasok sa live natin, pero... Boss Bullet, maraming gustong pumasok sa live ko ngayon kasi nakalabas yung link. O yan o, 400 na. 404 views. Boss Bullet, baka naman. 400 viewers. O, isang daan na lang. Again, hindi na ako magpapasok, Boss Bullet. Tangi ikaw na lang ang hinihintay dito sa live natin. Diba? 400 na, oh. Hindi takot si Boss Bullet. Hindi takot yan. Hindi naman siguro takot si Boss Bullet. Tingin ko naman si Boss Bullet, hindi naman puro salita si Boss Bullet, eh. Sinasabi naman ni Boss Bullet yan. Hindi yan takot. Rastokin ko, sabi ni Mangkulas. Baka hindi pumasok pag tinrasto ko. Papitik-pitik lang tayo kay Boss Bullet. Kasi pag tinrasto natin ng sobra, eh, baka hindi pumasok. Pero siya naman nagsabi, oh. 1K views, mga kabakal. Ayan, oh. Umabot na ng 400. Oh, Boss Bullet, ano na? 400 yan. Shout out, Vildestre MJ, shinare mo yung ating live para, oh, 415. Diba? Kape muna tayo, mga boss. Ano na, Boss Bullet? Boss Bullet, pag hindi ka pumasok, magsasayaw ako dito ng intro mo.
Oh, ano na, Boss Bullet, on. May mga profiler lang, may message sa akin, papasok raw. Oh, yung mga profiler natin nagme-message. Kung pwede raw ba pumasok, sabi ko, hindi tayo magpapapasok, tanging si Boss Bullet na yung papasukin natin. Tanging ito, para makita ni Boss Bullet na si Boss Bullet lang. Oh, pasok ka na, Boss Bullet. Bago bumaba pa yung ating views. 400. Pasukin. Yes. O yan, sabi ni Christian, pag umabot doon ng 500 views, may libre ticket. Kanina 10K, ngayon ticket na lang, bumaba na. Anyari? Dapat maraming ticket. Oh. Eh no, yung mga pro fighter na iintriga eh. Naiintriga ako ano daw meron. Ang sabi ko kasi, nagsabi kasi si Boss Bullet sa video niya na kung handa daw ba ako, eh pagbibigyan niya raw ako. Ito nga, sabi ko Boss Bullet, handa naman ako. Okay, handang-handa naman ako. Ikaw na lang hinihintay. Ito nga yung request ni Boss Bullet. 1K viewers daw. Ito, yung ating poll. Ang mga bumoto. Ano na to? Almost 600 na yung mga bumoto. Ang gustong pumasok si Boss Bullet sa live, 86%. 14% lang yung ayaw. So, ibig sabihin, 14% yung basher ni Boss Bullet. Ito na mga kabakan, 450 viewers. Sabi ni Carlo Ramirez, sa pasukin ng mga provider pang appetizer. Hindi, baka magtampo eh. Baka magtampo. Oo, si ano yan. Alam mo naman si Boss Bullet, gusto ni Boss Bullet eh, ano? Special siya. Di ba? Oo, eh, si Bullet lang. Si Bullet lang papasukin natin. Para talaga makita niya na special si Boss Bullet. Baka maalam mo naman eh, matampuhin ito. Baka mamaya, pag nagtampo eh, i-choke tayo. Alam niyo naman to eh, parang sawa yung ano niyan eh. Parang sawa yung mga ano niyan eh. Yung mga galamay ni Boss Bullet. Okay mga kabakal, ano na? 500, gawin natin 500. Sigurado papasok ito si Boss Bullet. 500 na natin. So share na lang natin si Sharkule yung ating live para pumasok ng 500. Para pumasok na si Boss Bullet. Eh, pag si Boss Bullet hindi pa pumasok nang naka 500 viewers na tayo, eh, wala tayong problema dito. Ang may problema na dito, si Boss Bullet sigurado. Mga kabakal. Okay? So, share na natin to. Oh, naka-share na rin yan. Oh, 472. Mahiyain eh, no? Mahiyain si Boss Bullet. Oh, nag-message siya, ano? Christopher Cordero, coach, nakausap ko na si Boss Bullet. Ngayon lang, pinapasabi niya sa iyo, papasok lang daw siya kapag nag-outro ka muna hanggang sa muli. Salamat sa iyo. Mamaya tayo mag-outro. Ito na yata. Pumasok na yata si Boss Bullet. Ito ba yan? Boss Bullet, ikaw ba yan? Pagpa 500 na eh. Hello, Boss Bullet. O, 500 na mga kabakal. 500 viewers na tayo. Ano ba yan, Boss Bullet? Cortina. Anong gagawin ko sa cortina, Boss Bullet? Hindi naman ata si Boss Bullet, wala kang signal. Ano ba yan, Boss Bullet? Wala kang signal. Ano ba yan? 500 na, Boss Bullet, wala kang... Boss Bullet naman, naka-piso net kaya ta, Boss Bullet eh. O, kita nyo mga kabakal, pumasok na eh. Boss Bullet naman. Ayusin mo kasi yung internet mo, Boss Bullet. Ayun, 500 na tayo mga kabakal. Papasok na yan. Wala na. Wait lang, yung ating... Ayan o. O, Boss Bullet, ikaw na lang hinihintay. Balik, pasok ka ulit, Boss Bullet. Kumahanap, nawala.
Ano na, Boss Bullet? Pumasok. Kanina, pumasok na si Boss Bullet. Ngayon, ang ginawa ni Boss Bullet, pagpasok niya, nahiya, nakatutok sa camera. Baka naman, nakatutok sa kortina. Pagkatapos, nawala yung internet ni Boss Bullet. Ano na, Boss Bullet? Nakapiso net. Boss Bullet kasi, huwag ka magpiso net. O, ito na si Boss Bullet. Ito yata si Boss Bullet. Di Boss Bullet ba ito? Boss Bullet, ikaw ba yan? May mga pumapasok. Yung pangalan, Boss Bullet, ang bumangga. Giba. Boss Bullet, asan ka na? Ah, 1K kasi ang hinihingi. 1K ang hinihingi ni Boss Bullet. 1K. Ito, 500 na. 500 ano na ito eh. 554 na. Ang hinihingi ni Boss Bullet, 1K. Boss Bullet, baka naman pwede. 500 viewers. Pwede na. Oh, eh no. Message ni Boss Bullet, oh. Kabakal. Hindi ako kabakla, Boss Bullet. Kabakal ako. Oh. Ang laban ng mga matitigas na lalaki, kami ang tunay. Kami lang, talaga. Tayo lang talaga ang mga tunay. Diba? Eh, ikaw, Boss Bullet. Oh, ayan, oh. Oh. Ready ka pa talaga sa lalaking usapan? Eh, ikaw ba, Boss Bullet? Ready ka pa? Eh, kasi may mga pumapasok dito, eh, hindi ko alam kung ikaw yun, Boss Bullet. Diba? Ano na, Boss Bullet? Ikaw na lang hinihintay, Boss Bullet. Pero, no? 500 na. Diba? Boss Bullet na lang hinihintay. Although, ang sinabi ni Boss Bullet, 1K daw. Pero tingin ko naman, kahit hindi 1K yan, eh, no? Oh. Kitang-kita mo naman gaano ka-interesado yung mga tao na pumasok sa live si Boss Bullet. Nagpa-poll pa rin tayo. Diba? Oh. Eh, no? Oh. Malakas talaga, Boss Bullet. Eh, no? Oh. Ano na, Boss Bullet? Maraming fighter gustong pumasok sa live natin. Oh. Dahil pumapasok eh, oh. Mga Boss Bullet, ang bumangga, giba. Mga nagagaya ata ng pangalan itong mga ito eh. Ayan na, Boss Bullet, oh. Dito sa akin eh, 586 na viewers. Eh no. So yun yung mga pupasok. Iba-iba yung mga channel nila yo. Ito. Jorens. So yun yung pumasok. Dami. Papasok yung mga kabakal. Nagpapakipot lang. Si Bullet kasi parang chicks eh no. Nagpapakipot no. Papakipot si Boss Bullet na. Papasok yung mga kabakal. Sigurado yan. Oo, kaya naman yan. Ayan o, Boss Bullet o. 595. Kanina, yung ating ano. Shout out, AAG Arman. Siguro nakapiso net nga si Boss Bullet kanina. No? Kasi pumasok na eh. No, siguro nang pumasok kanina, baka hindi nakabayad ng ano piso ng hindi nakahulog ng ano. Pasok takot kaya ay pumasok. Hindi naman. Sigurado, hindi naman takot si Boss Bullet. Naniniwala naman ako. Tsaka may isang salita yan, ang gusto ni Boss Bullet 1K, pero tingnan mo naman Boss Bullet, kanina muntik na maging 600K views. 600 views. 'Di ba? Hindi, ano lang, respect lang, walang magmumura mga kabakal. Respect lang tayo. Kahit din si Boss Bullet, nirespeto natin yan. Kasi, well, alam nyo mga kabakal, kahit
kung ano yung ginawa sa akin ni Boss Bullet dati, bali wala naman sa akin yun, hindi ako na may personal. Eh baka si Boss Bullet na may personal, pero ako hindi. Hindi naman eh. Ito, Boss Bullet, ikaw ba yan? Mayroong naka-shades eh. Hindi naman si Boss Bullet to eh. Boss Bullet, di naman ikaw yan eh. Okay, may mapapasok, hindi pala si Boss Bullet yun. Okay, unang-una mga kabakal, hindi naman ako na may personal. Diba? Gusto ko lang talagang makausap ng maayos itong si ano, si Boss Bullet. Kasi mga kabakal, yung ginawa niya sa akin, marami nagalit, mga supporters ko. Sa akin naman, baliwala naman yun. Hindi mo na ako nasaktan eh. Hindi naman ako nasaktan doon sa ginawa ni ano, ni Bullet. So, baliwala yun. Kaya hindi ako para magwala nung time na yun. Okay lang yun. So yeah, papasok yan. Ano na, Boss Bullet? 500 views na tayo. Parang hold up yung pumasok kanina. Oo nga eh, naka sunglasses eh. Nakasombrero pa. Akala ko si Boss Bullet kasi nakasombrero eh. Nagulat ako eh. Hindi pala eh. Ang dami nagpapanggap. Skincare reveal? Skincare, safeguard lang po ito, safeguard, tsaka ligo lang. Wala naman po akong ginagamit na iba. Soon. Okay. So may nag-message sa akin, papasok, may papasok yata eh na fighter. Sabi ko, huwag muna pumasok yung ano, yung fighter kasi nga hinihintay natin itong si Boss Bullet. Yan, so papasok na yan. Okay. So yung link, okay, Boss Bullet ha, yung link nandito. Okay. So yun mga kabakal, may nag-message sa akin, papasok daw. Oto, boss. May mga pumapasok eh, mga pangalan, Boss Bullet eh, pero hindi naman to kasi, hindi naman nakatutok sa ano eh, hindi naman nakatutok sa mukha ni Boss Bullet yung mga pumapasok eh. Oo, si Boss Bullet lang, wala tayong mapapasukin. May nagpapakita pa ng puwet dito. Ang mga to, may mga pumapasok, nagpapakita ng puwet, mga kabakal. May mga nagpapakita ng puwet. May mga pumapasok, nagpapakita ng puwet. Pero, mga bastos, siguro mga ano to, mga walang pinag-aralan siguro to, mga nagaano, nagpapakita ng puwet, mga kabakal. Kick nga natin to. Bakla siguro to. Sira ulo lang. Ito, pakita ko sa inyo mga kabakal. Nagpakita ng puwet. Kasi nakapili. May mga nakapili. May mga naka... Tawag ito. May mga nakapila. Diba? May mga pumapasok nakapila. So ngayon, hindi ko papasukin yan hanggat hindi ko ina-approve. So, diyan mo makikita yung mga pagkataon ng mga ibang ano... mga walang pinag-aralan. Hintay natin makapasok si Boss Bullet mga kabakal. Ibablock ko pa to. Isa na lang to, ibablock ko tong Tolonges na to. Block natin tong Kupal na to. Hindi natin pumasok. Tatang 50. Ikaw ba yan? Tatang 50. Ito, si Tatang 50. Aba, si Tatang 50. Wait lang. Tatang 50, may pumapasok. Nagpapakita ng puwit eh.
Oh, natatakot ako. Baka mamaya ako anipakita ng mga papasok. Wait lang, Tatang 50 ha. Ito nga, Tatang 50. May gustong pumasok sa live. Hinihintay ko si Boss Bullet. Ito. Ayan, o. Oh. Asan ba yun? Ayan, o. Oh. Boss Bullet daw, pero puwet. Puwet yung pinapakita. Sira ulo. Boss Bullet, ikaw ba yan? Ano na, Boss Bullet? Ba't ganyan ang picture? Boss Bullet, ang bumangga. Tapos, ano yan? Ang bumangga, puwet. Bastos talaga to. Respeto lang. Respeto lang po doon sa mga pumapasok. Ito, Tatang 50. Hello, Tatang 50. Kumusta? Hi. Idol, magandang gabi sa inyo. So, make a love shout out sa lahat ng nanonood dyan sa battle po. Maraming salamat, Idol. Di ko in-expect. Pakyatin mo ako. Oo, kasi inihintay ko si Boss Bullet. Sabi ni Boss Bullet, 1K views pero 500 pa lang yung views natin. So, inihintay ko pa si Boss Bullet. At nandito naman yung link sa ating live. Kumusta kayo, Tatang 50? Nakapag-training ba kayo kasama si Map Soberano? Ay, wala, Idol. Kasi nag-ayos ako dito sa gym. Nag-ayos ako. Hindi ako nasama sa ngayon sa training nila. Ah, okay. Kaya pala. So, dito ako sa bagong gym. Sa bagong gym ko. Ito yung bagong gym ko ngayon. Ito. Oh, nice. Siya po ba yung sa bahay ninyo, Tatang 50? Ito yung sa bahay ko, Idol. Dito na lang ito. Idol, ito na sa bahay ko, sa bahay mismo. Sige. Tatang 50, may tatanong ako sa'yo. So tingin mo, Tatang 50, anong pinaka-advantage ni Map Soberano dito kay Mr. Mainit? Kasi alam ko, nakita mo rin paano mag-training ko si Map Soberano. Puso. Kasi talagang gusto niya talaga niyang, iba talaga yung training ito ni Map Soberano na talagang parang hindi magpapatalo no? Ayun na naman. Basta mandirigma, puso yan. Tama. Kasi yun nga din yung sinabi niya. Talaga nakapokus siya dito sa laban. Dito sa darating. So, yun yung abangan nila, Idol. Yun yung abangan nila, Idol. Abangan talaga nila yan. Ngayong 27. So talagang yan ang pinakamainit talaga na abangan natin. Map Soberano at saka mainit. Manonood ba kayo, sir? Manonood kayo? Manood ako ng papasel. Pupunta talaga ako, kahit hindi ako invited, pupunta talaga ako, supportado talaga ako 100% kay Map Soberano. Oo, yun. Kasi ang balita nga natin ayaw nang sumama ni Boss Bullet dito nga. Sa tawag ito. Wait lang, may nag-message coach ha. Okay, may mga pababain lang ako. Okay. So yun nga, dahil marami talaga naghihintay na makita nga itong si Boss Bullet kasama si Map Soberano. So yun, sana makita ka namin Tatang 50 doon para kung wala man si Boss Bullet, kahit pa paano yung ibang mga team mandirigma na andun sa laban ni Map Soberano. No, sigurado nandun full support yung tropa, Idol, full support yung mga tropa. Nandun lang yun, nandun. Okay, Tatang 50, maraming salamat. Wait ko na lang ulit si Boss Bullet. Salamat. Bro, maraming salamat, bro. Di ko na-expect na makakit ako rito. Tinatry ko lang, pero maraming salamat talaga sa opportunity na makakit ako rito. So, sa mga tropa natin, bigal at shout out. Supportahan natin mga idol, Map Soberano at Mr. Mainit sa 27. So, yan lang mga idol. Maraming salamat, ha. Maraming salamat, idol. Okay, salamat po. Okay, so ganoon pa rin mga kabakal, hinihintay pa rin natin si Boss Bullet. At yun nga, so marami pumapasok, so wala tayong papasukin, nakikik natin kaagad pag pumasok, pag hindi si Boss Bullet. Lalo na yung mga walang pinag-aralan na kung ano-ano yung mga pinapakita nila. So, grabe no? So, yung mga tao na yun talaga yung mga ano eh. Like I said, wala akong pinapanigan kahit ano pa ang iyong sexual, kung ikaw man ay straight o hindi. Pero magbigay kayo ng respeto sa inyong sarili. Kung meron man kayong mga kalibugan sa inyong katawan, huwag niyong ipakita yan dito. So, yun lang. Respeto sa inyong sarili. So, yun, hinihintay natin. So, yun, maraming gusto pumasok, pero yun nga, hinihintay pa rin natin si Boss Bullet. Okay, ito na. Mukha na dito na eh.
Ano na, boss? Oo, oh, balita ko, inahanap mo ako. O, eto na ako ngayon. Anong kabubuot dito? Eh, kasi nga, hindi ka nagbibigay ng time na ma-interview ka. Marami nagpapanggap din kanina. Yon, siyempre bago lahat, para sa mga viewers na nanonood at nag-aabang, maraming salamat sa mga nanonood dito sa live ngayon ni Kabakal. Sige. Eh, alam mo naman tayo kasi ganito yan. Para sa kalaman ng lahat, pumasok ako sa live dito sa kauna-unahang pagkakataon dahil napanood ko yung video mo. Napanood ko yung video mo na hindi ko matanggihan dahil yung the way kung paano kang maging professional. Na sinabi mo, na i-step aside mo kung ano yung meron tayong dalawa dahil alam naman lahat kung ano yung meron tayong dalawa. Kung ano yung nangyari sa atin even before pa nangyari yung sa presscon. Pero nung sinabi mo bilang isang lalaki, yun ang nagbigay sa akin ng idea na sige, pagbigyan natin to dahil nung sinabi mo na step aside mo kung ano yung nangyari sa atin dalawa, being professional para makuha mo yung side ko, ma-interview mo ako. Eto na tayo ngayon. Ano ba yung gusto mong itanong? Ano ba yung gusto mong sabihin? Okay, sige. Unang-una, gusto ko munang malaman. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Boss Bullet, wala naman akong tinatanim na galit talaga sa'yo. Kasi alam ko naman, meron din akong mga nasabing hindi mo nagustuhan. At alam ko naman sa sarili ko na talagang malakas akong mang-asar din minsan. At yun nga lang, alam ko naman na may mga hangganan din yung mga damdamin ng ibang tao. Kaya hindi naman kita sinisisi sa nangyari at hindi naman ako nasaktan. Pero yun nga, gusto ko lang malaman din at gusto lang din malaman nung ibang mga viewers. Although sa akin, wala naman ito. Wala naman ito. Kung bakit mo daw ginawa sa akin yun nung nasa presscon tayo. Kasi makikipagkamay ka. Akala ko makikipagkamay ka eh. Although maraming mga nagalit or may mga nag-comment na hindi nila nagustuhan na bakit mo daw ginawa yun? Akala daw ba nila makikipagkamay ka? So ano daw yung intention mo? Pero sa akin, wala naman yun. Para at least, para fair lang tayo dun sa mga nanonood at sumama yung loob ng mga ibang mandirigma. Oh, sige, ganito yan. Pero bago ko sagutin, sabihin ko muna sa'yo, yung sinabi mo na malakas kang manginis. Yung panginis mo, the way kung paano kang manginis, ano yan, napaka-basic kay Boss Bullet yan. No, hindi tumatalab sa akin yan. Ari ako ng trasto ko, hindi nyo ako pwedeng inisin. No? Ngayon, sasagutin ko yung katanungan mo kung yung nangyari sa atin doon. Kasi, ganito yan eh. Teka, ano ba gusto mo itawag ko sa'yo? Kasi ayoko naman maging disrespectful eh. No? Kasi, kagaya ng sinabi ko, pumasok ako rito sa live mo. No? Dahil yung binanggit mo, na ini-step aside mo, kung ano yung nangyari sa atin dalawa, kung ano man yung alita natin dalawa, inesentabi mo yun eh. Para ma-interview mo ako at marinig ng mga tao dito mismo sa ano sa live mo. So ano gusto mong itawag ko sa iyo para ano para maging fair tayo. Para makita naman ng mga tao na hindi ako ganoon kabastos. Bastos lang ako sa mga taong bastos sa akin. Excuse kabakal me. Na lang. Kabakal okay, na yeah. Lang ano, Boss Bullet, kabakal. Okay, kabakal. Ganito 'yan. Yung nangyari sa atin sa presscon. Syempre ano iisipin ng mga tao doon na gumawa ako ng eksena, nangaagaw ako ng eksena. I don't care ano yung kung ano man yung isipin nila, no? This is what we do. Pagdating sa mga laban, especially sa presscon, sa weigh-in, even sometimes nga mismo sa laban nagkakagulo pa eh, di ba? Pero hangga't maaari, syempre iniiwasan natin. May madamay na may mga ibang tao na involved o hindi involved, sorry. Na mga hindi involved na 'wag madamay sa mga kaguluhan na ganyan. Pero it's part of the game. It's part of the combat sports, no? It's part of the hype. Kailangan gawin yan. Kailangan mangyari yan. At nangyayari yan, hindi dahil sa gusto natin lang gawin. Nangyayari yan dahil pagdating sa ganung klaseng sitwasyon, yung emotion nandun. Bago pa lang dumating yung laban, nagaganap na yung mga trastukan, lahat ng
Any kind. Lahat nangyayari yan eh. So pagdating doon, hindi mo na talaga basta-basta makokontrol yung emotion. So nung nagkita tayo doon, marami kang sinasabi sa akin. Ito, totoo to para maging ano tayo. Tapatan tayo. Kabangal, okay, tapatan tayo. Marami kang live, marami kang content na nilalabas. Nire-respeto ko yun. Kagaya nung sinabi ko, lahat ng reactionist, nire-respeto ko yan. Pero aminin mo sa sarili mo na kadalasan pagka naglalabas ka ng mga video mo or sa mga live mo at binabanggit mo or involve ako, pinapasalingan mo ako, pinapatamaan mo ako. So sa akin, inahayaan ko lang yan. Kasi content mo yan, channel mo yan, karapatan mo yan. Ngayon, kung merong gustong sumagot, sasagot dun sa mga binabanat mo. Ako kasi yung klase ng tao na, sige, marami na nangyari sa atin eh. Marami na nangyari sa atin dun sa una pa lang eh. Diba? Dun sa Battle of the Tolongis pa lang, dapat magkaharap na tayo dun eh. Eto, ano lang tayo, hindi dahil sa, nakita mo naman ako, pagkakaharap mo na ako, diba? Kahit kang ino, pag harapan, pag sinabi ko, nagsalita ako, even dito sa social media or video or live, kahit sa harapan, paninindigan ko yan. I don't care kung ano mangyari sa akin. Magulpe ko. I don't care. Importante sa akin, kung ano yung pinapakita ko dito sa social media, hinaharap ko yan even sa personal. So, nangyari sa atin dati, eto, para maging, siguro naman, naiintindihan ng lahat yan. Dito na rin lang tayo eh. Nangyari sa atin even before dun sa Battle of the Tolongis, no? No offense dun sa mga lumalaro. Wala akong issue sa mga lumalaro sa ano, sa pa-event na yun eh. No? Siyempre lahat 'yun gustong kumita, gustong makatulong sa mga pamilya. Nakita niyo naman yung suporta ko ron, talagang solido. Wala naman akong pakialam kung ano yung ano ron eh. Importante lang sa akin nabibigyan ko ng entertainment, especially pandemic that time. Until now naman pandemic pa rin eh. Nagkaroon tayo ng magandang ano, tandem. Alam mo yun? Yan, words mo yan, ha? Alam mo yun? Yan, pahilig ka sa ganyan. Alam mo yun, di ba? Yan. Alam mo yun? Ayan. Nagkaroon tayo ng magandang chemistry that time. Pero ang inaasahan ko, we ended up, we're gonna face each other, eh. Pero, aminin mo sarili mo, lahat ng iwas, ginawa pag sumasagot na ako, sasagot ka sa akin, pag sumasagot na ako, puta, sasagutin mo ako isang beses, tapos pag naramdaman mo na malulupit yung mga banat ko, bigla kang maglalaho, di ba? So, yan ang isa sa mga dahilan. Hindi mo pwede sabihin personal eh. Pinersonal mo ako that time. So, nung ini-invite mo ako or gusto mo akong ma-interview, yun yung dahilan kung bakit di ako nagpapa-interview sa'yo. Dahil gusto ko, sa harapan na lang tayo. Kasi, nung mga panahon na nandun ako, binabanggit ko yung pangalan mo, siguro that time, syempre, sinasabi mo, puta, hindi pa ganun kasikat si Boss Bullet, hindi pa ganun kakilala si Boss Bullet eh. Di ba? Yan tayo eh. Tanggapin natin yung realidad. Pero alam ko sa sarili ko yung ginagawa ko, may pupuntahan. Di ba? Ano sinabi ko? Sinabi ko nung araw, ang narinig ng mga tao na puro ako salita, puro lang ako daldal, ganun, maingay ako. Ngayon ang pinakaawakan nila dahil natalo ako kay Mabot. Given yun. Pero eto ang isipin ng lahat. Yung mga Tolongis dyan, no? Yung mga Tolongis dyan, wala na talagang gamot yung mga yan. Yung nakaharap ko is a world champion. Ang daming pagkakataon na pwede kong tumalikod, pwede kong magdahilan, pwede kong mag-excuse para hindi siya makaharap. Paano ba ina-expect ng mga tao? Natural. Lahat naman, ina-expect naman. Ina-expect nyo na eh. Kayo mga Tolongis eh. Ina-expect nyo na matatalo ko eh. Bakit? Dahil napakalayo ng skill set, ng experience. What is the bottom line? Ano yung gusto kong iparating sa mga tao? When you talk, you walk. Tama. Hindi yung salita ka ng salita. Daldal ka ng daldal. O sige, daldal ako ng daldal. Mayabang ako. Lahat ng pananpanlalait, ginawa ko kay Mamot. Ginawa ko kay Coach Badong. Dahil sinabi ko yun, ginawa ko yun to get an attention. And it works, di ba? Para makuha ang attention ng URCC, makuha ang attention nila. And ako ang kauna-unahan na hinarap at nilabanan na vlogger ng isang world champion. Bakit nila ako binigyan ng pagkakataon? Because it's a money fight. Everybody knows that. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat, coach, na gusto nating iparating. Kabakal na lang. Na gusto nating iparating. Ha? Sa mga taong nagsasalita, nagdadaldal,
kailangan kaya yung panindigan. Huwag yung salita lang tayo ng salita sa social media, kasi marami rito sa social media. Sanay na tayo dyan eh. Marami rito sa social media na puro dami account, daldal, merong hamon. Pero pag nalalapit na, nandun na, wala na lang maglalahong parang bula. Ginawa mo yan dati sa akin eh. Saan? Ginawa mo sa akin dati yan. Saan yan? Let's face it. Let's face it. Ah, dati. Yeah. It's a fact. No? Ano yan? Realidad yan. Dahil ako, marami nagsasabi sa akin before, di ba? Tinatanggap ko lahat. Lahat ng basher, lahat ng salita. Pero at the end of the day, pinanghawakan ko, pinindigan ko kung ano yung salita ko. Marami nagsasabi before, di ba? Na, oh, but puro ka daldal, puro ka salita, puro ka hamon. Nandiyan ka kasi sa malayo. Ang laksan loob mo, nasa malayo. Bakit tama. Hindi ka umuwi ng Pilipinas? Tama? Tama. Ngayon, kagaya nung sinabi ko, coach, kahit anong klaseng paliwanag mo sa mga tolonggis, walang gamot yan. Ang sinabi ko sa kanila, ganito. Uuwi ako ng Pilipinas nang walang nagsasabi ni isa sa URCC or even with Chief Alvin Aguilar. Lalapag ako ng Pilipinas, gagastos ako, magkano yung ginastos ko ng pamasahe. Sinabi ko na to eh, ulitin ko, baka sakali eh, may magising eh. No? 70,000 pamasahe. Pamasahe pa lang. One way. Pamasahe pa lang yun. Dahil that time, it's pandemic pa rin eh. Napakamahal talaga ng ticket, di ba? Mamamasahe ko, uuwi ako ng Pilipinas. Tapos, pagdating ko ng Pilipinas, sasabihin sa akin ni Chief Alvin, sasabihin sa akin ni Mamot, sasabihin sa akin ni Coach Badong, oh, wala naman nagpa-uwi sa'yo rito ah. May labang ka ba? Bakit ka umuwi? Kasi ba nagsabi sa'yo, na-pressure ka lang dun sa mga tao, dun sa mga nagsasalita sa'yo, na puro kasalita? Hindi tayo pwede magpadala sa mga ganun. Pag uwi mo, sino magmumukanta nga? Ano, sasabihin nila sa atin pagdating doon. Sasabihin, oh, wala naman nagpa-uwi sa'yo eh. Kaya, hamon ka ng hamon. Sinagot ka ba? Pero, nung sumagot si Sugar Ray Stroso, a.k.a. Baboy Puti. Kahit baboy puti na. Oh, kasi pinag-mix ko na sila dalawa niya, eh, ni Coach Badong eh. Ah. Oh, eto na. Diba, nagsalita siya. Meron akong pinangahawakan. I know at some point na meron na. So, dun pwede na akong sumugal. Pero, nung magsalita si Chief Alvin Aguilar na let's bring him into to the Philippines, sabi niya, diba? Wala pa kaming kasunduan ng URCC, wala pa kaming kasunduan ni Chief Alvin Aguilar, hindi pa ako kinokontakt ng matchmaker, nasa Pilipinas ako after 2 days. Yun nga yung nangyari. Lumapag ako, coach, di ba? Lumapag ako, kabakal. So, kasi, irrespeto ko sa mga coach kasi talagang ganun kataas eh. Lumapag ako, nangyari yung nangyari, the rest is history. Nasaan tayo ngayon? Tuloy-tuloy ang event ng URCC. Ang daming fighters na nabuhay, ang daming fighters na nagising, ang daming fighters, pro fighter, ex-pro na naglalabasan ngayon dahil na-realize nila na we have to make a noise, na meron pang pag-asa, na hindi pa huli ang lahat, kailangan nilang suportahan, ipakita sa mga tao na kaya pa nilang lumaban. At sila ang magiging halimbawa sa mga future champions or new generation na lalabas na gustong pumasok o sumabak sa larangan ng combat sports. Yan ang tunay na intention ni Boss Bullet ang Bumangga, diba? Natalo ako, tama? Oo. Yan ang ina-expect ng mga tao. Pero paano kung nanalo naman ako? Yun, yun. May masasabi pa rin sila sa akin. Yes, maganda sa akin yun, pero may masasabi pa rin sila sa akin. Napakalaking dagok yan. Ha? Sa URCC. Sa record ni Coach Badong at ni Mamot. Pero, they came out or they ended up a better person or a better man. Bakit? Because Mamot trained. Hindi alam ng lahat yan. Mamot, he trained so hard also. Dahil kung makikita nyo, yung unang nagharap kami ni Mamot, napakataba niya. Totoo yan. Nag-lose pero siya ng weight talaga. Nag-training siya ng nag-training. Bakit siya nag-training? Dahil nakita nila behind it na talaga nagtitraining din ako ng sagad-sagad. Nilagay ko yun sa puso ko, coach. Nilagay ko sa puso ko. Kabakal, nilagay ko yun sa puso ko. Sa isip ko, I buried my soul. Oo, natalo ko sa ganung kabilis. Walang fighter na hindi naghahangad na matapos ang laban sa unang round ng ganung kabilis.
Bakit? Dahil both fighter, not unless kung talaga meron silang galit sa isa't isa, no? Pero if you respect both fighters, both ends, ang isang professional fighter, gustong tapusin ang laban sa napakabilis na oras sa unang round. And then Mamot, nakuha niya ako, he's a good striker, and I'm a ground fighter, kaya hindi siya sumugal. Doon pa lang panalo na ako, bakit ko masasabing panalo na ako? Because Sugar Ray Strosso respect my ground game. Pinatayo niya ako, isa yon para mabigyan yung mga tao ng entertainment. Yes, pwede mong sabihin yon. Pero, ang isa ron kung bakit niya ako pinatayo, because he knows na may tulog siya sa akin sa ilalim. Yun pala yun. Matalino si Sugar Ray. Matalino siya. Dahil dinala niya ako sa taas, alam niya, yun ang game niya. Siyempre, respeto yun. Sino ba ang hindi magugusto yun? Ba't pa ako pupunta niya, susugal ako dyan? Kung alam kong meron akong pagkatalo. Dito na ako, sa sure win ako, diba? Alam na lahat yan eh. Pero ano yung bottom line doon, Kabakal? I showed up. Umarap ako, pumasok ako sa cage. Like a man. Kung paano ako nagsalita, kung paano ako nagdadaldal, I took it like a man. Tinanggap ko, pati yung pagkatalo ko. And I expect, nung matalo ko, ha, nung matalo ko, I expect na napakarami mag-unsubscribe sa akin. I expect that. And I took a lot of bashes. Lahat ng basher naglabasan. Even yung mga taong iba na nasa likod ko na ginamit pa yung pagkatalo ko dahil alam nilang marami akong magiging basher para sa kabutihan nila, no? Pero I don't care. Ang importante sa akin yung mga taong sumusuporta sa akin. Ngayon, kung naniniwala sila na ganun ako kasama, na puro lang ako salita, bakit hanggang ngayon, coach, I'm still heading to 100,000 subscribers? Tama, totoo yan. Dahil pinakita ko sa kanila, oo, nagsasalita ako. It's not about nung natalo ko eh. Dahil lahat naman sila ina-expect na matatalo ko eh. Diba? Pero the bottom line is, during those moments na nagtitraining, binigay ko lahat, I trained for Sugar Ray Strosso. Nandun yung respeto ko sa kanya. Kaya ako nag-train. I train so hard. Hindi ako nag-train. Hindi ako, kasi lumapag ako ng Pilipinas, pwede na ako hindi mag-training eh. Pwede na ako magpakasaya na lang kasama yung family ko. Diba? Totoo yan. Sineryoso mo eh. Yes, sineryoso ko. Bakit? Because I respect him. I didn't respect him. Hindi ko siya nirespeto nung nasa loob na kami ng cage. Alam mo ko kung bakit? Bakit? Dahil gusto kong i-enjoy yung moment. Dahil eto na yun. Eto na yung moment na yun. Hindi para makita niya natatakot ako. Hindi para matakot. Kasi wala akong naramdaman takot kay Sugar that time. Yun ang isa sa mga napansin ko nga eh. Napansin ko rin, nasa loob ka ng cage. Hindi, panakita ko, bababa. Palaro-laro ka lang eh. Oo. And at the same time, hindi ako masyado nagbato ng suntok. Eto, hindi alam kasi ng lahat eh. Maaaring sasabihin na, hindi ko na kailangan kasi ipaliwanag pa. Maraming sasabihin ng lahat na, oy, reason mo na lang yan kasi natalo ka. Hindi ako na masyado nagbato ng suntok. Dahil, ang gusto kong mangyari, kung mananalo ako, gusto kong manalo, kasi, kaya nga ako meron itong jiu-jitsu sa kamay eh. Gusto kong maging proud sa akin ng jiu-jitsu community. I love jiu-jitsu. Nasa puso ko jiu-jitsu. Ngayon, kung mananalo ako kay Sugar, gamit ang jiu-jitsu or submission nang hindi ako gumagamit ng masyadong suntok. Imagine that, Kabakal. Di ba? Pero, hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Didn't came out sa way na gusto ko eh. Di ba? Kailangan ko tanggapin yun. Pero mas nakita ko yung mga taong nakasuporta sa akin, yung mga taong tunay na naniniwala sa akin after ng pagkatalo ko. Kaya mas naniniwala ako na marami pa akong pwedeng ma-share. Oo, sinasabi nila yung skill set ko masyadong malayo pa. Dahil ako talaga, masasabi ko masyadong malayo pa. Bakit hindi ko sasabihin yun? Eh, hindi naman ako professional fighter. Tama. Like you, Kabakal. I'm a coach. I'm a strength and conditioning coach. But I compete in jiu-jitsu. So sinubukan ko, pumasok ako, at nag-enjoy ako. Natalo ako, kung natalo ako na hindi ko binigay. O sige, sabihin natin. Pwede kong sabihin eh. Nakikita naman nila, kahit pa paano, nag-iinom pa ako. Diba? Pwede kong sabihin sa mga tao, natalo ako kasi hindi ko pinagandaan si Sugar. Hindi ko naman kailangan pagandaan yan eh. Diba?
Hindi ko kailangan pag-trainingan. Enjoy ko yung sarili ko. Manalo't matalo ako, bayad ako. Totoo yan, no? Pwede mong gawin nga yun. Tama? Oo. So, bakit ko pa kailangan gumastos para sa training, para sa mga traveling, para sa gasolina, di ba? Napakalaking tulong na nga lang talaga sa amin, eh. Isa, eto, napakalaking pagpapasalamat ko to, ha? Sa totoo lang. Habang buhay, eto, legit to, habang buhay ko yan tatanawin. At habang buhay kong irerespeto yung mga tao na yan. Yung mga taong sumuporta dahil napakalaking tulong yan. Hindi biro yung tinulong sa amin yan. Especially, Madam Ina, ha? Ate Ina na, syempre, pare-pare sa aming Eagles, eh. Nga pala, mag-ano na ako, mag-induction ko na sa November 18. Kasama ko si, si Boss Jan ng Barakuan, syempre. Coach Badong, magkakasama kami mag-induct this coming November 18 para maging legit na mga Eagles na kami. So anyway, solid. Yan nga. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Eagles, ha? Sa lahat ng mga kuya at ate. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout po. Si Kuya Boss Baby Boy, yan dalawa na yan ang kauna-unahang tao na tumulong sa amin, hindi lang sa akin, ha? Sa amin, lahat. Pinatuloy kami, pinagamit yung tahanan nila, even yung kinakain namin, sinasagot nila. Kaya I'm forever grateful sa mag-asawa na yan. Napakabayat, napakaligid ng mga tao na yan. We all have ups and downs. Pero at the end of the day, nandun sila para tumulong. Kaya, very thankful. Shout out, Kuya Boss Baby Boy at Ate Madam Ina. At syempre, Coach Tatang 50. Ibang klase yung tumulong sa akin yan. Alam niya yan. Darating at darating yung time sa mga tao na yan na may share ko kung ano yung appreciation ko sa kanila. Napakarami yun. Napakarami pang tumulong. Syempre, mambang sahagon na. Isa sa mga legit yan. Maharlika. Saka Sir Alvin Sahagun. So anyway, Coach, yan, syempre hindi ko lang mayalas na pasalamatan yung mga tao na yan, no? Yan yung pwede kong ma-share kung bakit pumasok ako rito sa live mo. At unang-una, nagpapasalamat ako sa'yo, you took it like a man. Bakit? Dahil hindi lahat kayang gawin yan. After nung ginawa ko sa'yo, yung galit, sigurado nandun, eh. Pero, eto ikaw, nagsasalita. Na sinabi mo na iisang tabi mo kung ano yung nangyari sa atin para lang ma-interview mo ako as a person and as a being professional. Kaya yun, saludo ko ron. Respect, saludo ko ron. Yung ginawa ko sa'yo, that time, meron na akong laban. Eh. Alam ko na meron na akong laban sa 3v3. Pero, tatapating kita. Dahil sa nakikita ko sa'yo, talagang meron kang potential. Binigyan kita ng pagkakataon na gusto kong magkaroon ka ng reason para maglaban tayong dalawa. Yan ang totoo kung bakit ginawa ko yun sa'yo. Hindi kita sinampal, hindi kita sinuntok, tama? Oo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga bouncers na nandun that time, napakabibilis nila. Ha? Dahil kung nakuha ko yung leeg mo, Coach, eto totoo to. Maging diretsyan ako magsalita, kung nakuha ko yung leeg mo, patutulugin talaga kita. And then that time, pag nakatulog ka at ginawa ko sa'yo yun, yung mga tao, ikaw mismo magkasabi sa sarili mo, babawi ako. Magte-training ako, lalabanan ko si Boss Bullet. Yun ang gusto kong mangyari. Pero at the end of the day, irerespeto ko. Alam mo kung bakit, Coach? Kabakal, irerespeto ko yung magiging decision mo kung bakit hindi tayo maglalaban. Dahil napakagaling mo bilang isang reactionist. So I suggest you stick that way. Panatili ka dyan. Ngayon, dito pa lang, dahil sa nakita ko sa'yo, puputulin ko na yung possibility na inaasahan ng mga tao na makakalaban mo ako. Pero, if ever na magbago yung isip mo, nandito pa rin ako. Handang humarap sa'yo at handang magbigay sa'yo ng pagkakataon na ma-experience mo once in your life na lumaban sa cage. MMA, magbibigyan kita ron. Pero bago ang lahat, dahil sa nakita ko sa'yo na napaka-professional mo at yung ngiti mo, eh. Yung ngiti mo, parang bigyan, gusto ko itang bigyan ng puso, eh. Umihingi ako ng paumanhin dun sa nagawa ko sa'yo sa press con.
Dahil wala nang reason para, wala nang reason para patagalin ko pa or para patagalin pa natin dahil nakikita ko naman na maaaring in the future, hindi pa ngayon, parang malabo pa na makakalabang kita or magharap tayong dalawa when it comes to MMA. So, kung mabarapati mo, tatawagan kitang Coach Kabakal. Yan, Coach Kabakal. Humihingi ako ng paumanhin dun sa nangyari sa atin sa yung ginawa ko sa iyo sa press call. Dahil nakita ko yung tulong, ha? Hindi ko maialis yan, yung tulong na ginagawa mo sa mga vloggers, influencers na katulad ko. Although, para sa akin talaga, para sa akin, ha? Gusto ko maging tapat lang. Para, hindi ko alam sa iba na pinareactionan mo. Pero pagdating sa akin, para sa akin, bias ka. Lagi mo akong tinitira, eh. Pero sa iba, hindi ko alam kung ano yung ano nila. Yung, siyempre, yung mga iba, kung patas ka, di patas ka sa kanila. Para sa akin, okay, bias ka yan. Kasi. Pero ngayon, wala na yun. Wala na sa akin yun. Pero kung ba pang ibang itanong, coach? So, unang-una, gusto kong sabihin na maraming salamat dun sa paghingi mo ng sorry. Pero like I said nga, wala naman sa akin yun. Hindi man ako nagtatanim ng galit kasi nga, hindi naman talaga ako nasaktan. At since na napaliwanag mo lalo ngayon yung mga dahilan mo, then mas nalinawan ako. Pero yun, maraming salamat sa paghingi mo ng sorry, pero wala naman sa akin yun. At yun nga, ganun pa rin. Dahil isa rin nga ako sa mga nagre-react sa inyo at natutuwa ako na mag-react sa inyo. At yun nga, yung support ako sa talaga nasa URCC. At nakita ko naman talaga yung tulong na naibigay mo sa URCC na mas lalong nakilala yung MMA, yung URCC, yung mga fighter dahil nga sa pagpasok mo, ikaw yung kauna-unahang vlogger na talagang, alam mo, nagbigay ng ano, siklab sa URCC. Kasi before, si Nakiko Matos, ang alam ko, hindi pa sila ganun ka-vlogger eh. Mga, hindi pa, wala pa masyadong ano eh, sabog sa YouTube. So, ikaw pa lang talaga yung pasok nito. Totoo yun, diba? Wala pa sila. So, yun. So, kaya natutuwa ako sa ginawa mo. At kaya nga sinabi ko nga rin sa mga ibang video ko na ang reason, kaya nagkaroon ka pa rin ng laban, kaya nga marami ka tanong, paano nagkaroon ng laban itong si Boss Bullet, inatalo siya. Dahil nga, nakapagbigay ka ng apoy ng liab sa URCC. At the same time, nakita naman nila na sobrang dedicated ka mag-training. Katulad na sinabi mo kanina, whether mag-training ka dati o hindi sa laban mo ni Mamot, eh, pwede ka namang hindi mag-training at mag-training dahil nga bayad ka na, pero nag-training ka pa rin. So nakita ng URCC yan. At the same time, nabuhay din talaga. Respeto natin yun sa mga fighter dahil kagaya ng sinasabi ko palagi, nakikita ng iba na tinatrusto ko si Mamot dahil meron kaming beef dalawa. Hindi yan na sinasalamin ng lahat ng pro fighter o lahat ng combat sports fighter. No? Bakit? Kasi I'm a professional coach. Nag-handle ako ng mga MMA fighter na lumalaban internationally. So alam ko yung hirap nila, alam ko yung pagod nila, alam ko yung sakripisyo nila. Kaya yung mga magsasabi sa akin na hindi nyo alam yung sakripisyo namin, yung sakripisyo ko, no. Alam ko kung gaano kahirap malayo sa pamilya para lang makapag-training. Meron dyan nagsasabi na malayo ako sa pamilya ko, 1 week na, hindi ko nakikita yung pamilya ko. Tangin na matulog na lang kayo. 3 buwan, 6 buwan, 1 taon, minsan 2 taon pa, hindi nakikita ng mga MMA fighter yung pamilya nila. Bakit? Para mag-training, para mag-focus, para makamit yung mga pangarap. Hindi lahat nakikita nila sa atin eh. Pero okay lang yun. That's okay. Kasi hindi nila maiintindihan lahat. Not unless kung sila mismo ang magiging saksi. Kung meron kayong mga kaibigan na MMA fighter or combat sports athlete, no? Mga coaches, even coaches, lahat ng sakripisyo alam ng mga yan. Nagsasakripisyo din yan, no? Kung meron kayong mga kaibigan na kakilala, subukan nyo minsan sumama. Kahit 1 linggo lang sa pamumuhay nila. And then, maiintindihan nyo kung yung sinasabi ko. Tama, totoo yan, Coach. Coach, maraming nag-aabang din kasi gusto kong itanong din sa ito. Maraming nag-aabang. Kung ano bang nangyari dito nga? Pag-usapan muna natin itong nangyari nga sa inyo ni Map Soberano. Ako naman, ang opinion ko dito, wala akong nakitang masama sa ginawa mo. Kasi nga, based sa sinabi mo, gusto mo lang tulungan sa sparring,
At the same time, para magkaroon ng hype din, makatulong sa hype ng laban ni Map Soberano at saka ni Mr. Mainit. Pero may mga nagsasabi na yung pagsuntok daw sa'yo, yung sparring nyo daw ni Map Soberano ay scripted daw. Anong opinion mo dun sa mga tao nagsasabi nito? Ah, ito coach, ha, sa respect na lang, syempre, nire-respeto ko yan. Lahat ng mga gustong magtanong, magsalita. Pero sana irespeto nyo rin yung decision ko. Nakapagsalita na ako, nakapaglabas na ako ng statement about dyan. Ang involved dyan is pamilya ko, no? Brothers ko, hindi man kami magkakadugo. Pero once na naging malapit sa akin or engaged sa akin at nakita ko ng mga totoong mga tao, hindi ako magsasalita ng kahit na ano. Pero ang masasabi ko lang, yung sparring namin, panoorin nyo ulit. Yung sparring namin, makikita nyo, hindi ako naka-headgear, hindi ako naka-mouthpiece, hindi yung kayabangan, hindi yung arte. Hindi rin masasabi yun na sinadya para ganun ang maging ending nung nangyari sa amin. Gusto kong maramdaman talaga. Ako, sinadya ko. Gusto kong maramdaman kung nasa na ba at kung gano'ng kabigat pa ba or na ba yung mga suntok ni Map Soberano. Ah, okay. Kung mapapansin nyo, yung sparring namin, 3 rounds na yon, legit yon. Wala akong headgear, wala akong mouthpiece, no? Hindi ako masyado sumusuntok. Bakit? Hindi dahil sa iyo ako saktan si Map, kundi dahil gusto kong tanggapin lang yung mga suntok niya, makita ko kung gansan siya. At kung gaano kabigat sa unang bugso, sa pangalawang bugso, sa pangatlong bugso, or first round, second round, or third round. Pero napansin nyo ba at nakita nyo sa mga nakakita? Marami nagkasabi dyan na gano'n, tinalo ka ni Mab. Na legit yung nangyari sa amin. At yung dalawang suntok na tumama sa akin, ha, na he caught me out of guard, na nakababa yung kamay ko, tinamaan niya ako ng left and right hook. Maniwala kayo sa akin, legit yun na nahilo talaga ako. Oh. Nahilo talaga ako nun. Kaya mga masasabi ko lang, gusto ko lang talagang makita at ilabas yung inner beast. Yun isa sa mga reason kung bakit ginawa ko yun. Mabibigat ang mga suntok ni Map Soberano. Kailangan lang. Ko nga eh. Kailangan lang niya talagang magalit. Ginalit ko talaga siya kasi hindi nila alam parehas eh. Hindi nila alam parehas, hindi alam ni coach kung ano yung intention ko, kung ano yung gagawin ko. Kasi gusto ko silang surpresahin. Pero hindi ko lang ina-expect dun is yung magagalit sa akin si Coach G. Dahil lang, ang ina-expect ko, pag nakita niya ako, matutuwa siya. Pero yung ginawa ko is gisingin, gusto kong gisingin. Yung beast na natutulog dahil alam ko na meron pang ilalabas. Alam ko na meron pang ilalabas. Kaya yung mga suntok ni Map sa akin na yun, mga multiple na suntok niya, tinanggap ko lahat. Hindi dahil ganun ako kalakas o ganun ako tit, hindi. Kundi dahil yung mga bira niya, sinalo ko lahat, magkaiba kami ng timbang ni Map. Eh. Magkaiba kami. Imaginin mo, lang nung katimbang niya. Yung makakalaban, low level. Maniwala ka sa akin, knockout. Yun nga eh. Kasi ang lakas ng suntok niya eh. Nung nahilo ko, hindi ako na-knockout. Oo, hindi ako na-knockout. Siyempre, kaya ko tumanggap ng suntok eh. Eh, bigat ka ng suntok ni Mamot eh, di ba? Multiple yung suntok niya. Yun, kaya talagang hilo ko nun. Talagang di, pagtayo ko nun, di ko alam yung nangyari. Totoo yun. Hindi ko dinidina yun. Hindi ko dapat ikahiya yun. Kasi nire-respeto ko ngayon yung bigat ng suntok ng tao. Nung pagtayo ko nun, hindi ko alam na tapos na yung laban. Inuulit ko. Sa mga hindi pa nakakaintindi, hindi pa nakaka-experience, hindi nyo alam, wala kayong alam. Yung suntok ni Mamot na yun na tumama sa akin, kinaya ko yung mga unang suntok niya, pero yung sunod-sunod na suntok na tumama sa akin, nag-connect lahat. Nung bumagsak ako, pagtayo ko, hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Pero eto yung tanong, coach. Ha? Tanungin nyo sa sarili nyo. Nung tumayo ako, na para ako lasing, gumigewa ako, gusto ko pang lumaban. Dahil nandun yung puso. Dahil yung iba, hihiga na lang, dadapa na lang. Kaya galit na galit ako kay Map that time. Nahihiga ka na lang. Awatin na lang din ng referee. Di ba? Tumayo pa ako noon, tumayo ako. Kahit hilong, hindi ko nila lahat eh, pero
ayokong abutin niya dumating sa point na magkaroon siya ng guilt na ina. Dapat pala kaya ko pa, dapat pala hindi ako sumuko, dapat pala lumaban ako. Kasi yung haba yung training mo eh. Pinagpaguran mo 'yan sa mahabang panahon. O sige, palagay na natin hindi ganoon kahaba. Pero sa'yo na mismo nang galing, sa kanila na mismo nang galing. Nagsakripisyo ka, hindi mo nakikita yung pamilya mo. Bakit sa ganun lang susuko ka? Pinupos ko siya sa pinaka next level ng limit niya. Dahil maaring dumating yun sa pagkakataon na nandun siya sa laban na yun. Sa pagkakataon na yun, nung lumaban ako, tumayo ako, gusto ko pang lumaban, pero hindi na ako binigyan ng pagkakataon lumaban. Dahil ang inisip ng referee yung safety ko. Pero nung tumayo ako, na nahihilo ako na para akong laseng, talagang hindi ko alam, yung parang lumilindol. Pero imaginin mo yung mentality ko, gusto ko pang lumaban dahil alam ko hindi pa tapos yung laban. Tama, totoo yan. Yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan na hindi nakakaintindi. Pero alam kong hindi ganun kadaling ipaliwanag. Not unless kung meron kayong makakasama at makakausap or may experience nyo mismo, dun nyo lang maunawaan. Kaya nire-respeto ko lahat. Tinanggap ko nga lahat ng bashers ko, di ba? Pero nagpapasalamat talaga ako ng sobra. Bakit? Dahil lahat ng bashers ko, ang dami nag-subscribe sa akin, siguro mga 50. after few hours, 200, 300 yung bumalik, yung mga bagong subscribers. So sobrang grateful ako, sobrang thankful ako dahil nandyan pa rin kayo. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi sinasalamin. Unang pagkatalo ko yan dito sa MMA. May mga talo na rin ako nung lumalaro ako ng jiu-jitsu. Ngayon, kung di ka combat sports athlete, kung di ka atleta, di mo talaga maiintindihan. Unang pagkatalo ko yan dito sa MMA. At natalo ko sa isang world champion. Hindi sa basta-basta pipitsugin lang. Di ba? Totoo. Yun ang sinasabi ko. Pero, ang lagi niyong tatandaan, hindi sinasalamin ng isa, dalawa, tatlong pagkatalo. Hindi dyan madedefine kung sino kayo. Kung ano yung inner beast or pagiging warrior nyo or pagiging mandirigma nyo. Pag sa unang laban natalo ka, lumabang ka, pangalawang laban natalo ka, lumabang ka, pangatlong laban natalo ka ulit, sumuko ka na, doon ka nagiba, doon ka natalo. Pero pag patuloy kang lumalaban, patuloy ka nagtitraining, ginagamit mo yung mga pagkatalo na yon para mas maging dedicated ka, para makita mo yung mga pagkakamali mo, at para maipakita mo sa sarili mo, mapatunayan mo sa pamilya mo, sa mga taong naniniwala sa'yo, na hindi ka sumusuko, tandaan mo, mananatili kang isang magandang halimbawa. Pero pag nakitang natalo ka, hindi ka naman nabalian, hindi ka naman na-paralyze, natalo ka ng isa, dalawa, tatlong beses, sumuko ka na, sasabihin mo, wala na, hindi para sa akin to. Anong klaseng halimbawa ang mapapakita mo sa mga next generation? Yun yung para sa akin. May bilang isang combat sport athlete, kahit na anong sports pa yung pinapasok mo, napakahirap yung matalo ka. Bakit? Especially sa isang MMA fighter. 6 months, 1 year, hindi makikita mga kasama pamilya mo. Nasa malayo ka, laki ng gastos. Tapos, sa unang laban mo, matatalo ka. Tandaan nyo, yung mga nambabash sa mga taong nagka-trust talk, oo. Bakit? Dahil kailangan nilang palakasin yung loob nila. Hindi lahat, hindi naman para sa lahat ang pagka-trust talk. Merong mga taong nagka-trust talk pero humble, di ba? Pero ginagawa nila yun para mas palakasin yung loob nila, para mas maging confident sila. Pero yung mga taong nagbabash sa mga taong natatalo, sa mga combat sports athletes, sa mga MMA fighter, boxer, na natatalo, hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. Hindi nyo alam yung hirap na pinagdaanan nila, at hindi nyo alam kung gano'ng kahirap ang matalo ka pagkatapos ng napakahabang panahon na pagdetraining mo. Manalo't matalo, respeto mo sila. Ganun lang yun. Kung gusto mong i-respect, di ba? Totoo yan. Actually, sobrang yung mga sinabi mo, totoo talaga yan, Boss Bullet. Dahil nga, yun nga eh, even si Chief Alvin Aguilar, nakita yung, nung naglaban kayo ni Mamot, nakita yung puso mo dun sa laban. Kasi nga, kita-kita naman namin talaga eh, na tumayo ka pa eh, na lalaban ka pa, pero pinigilan ka na ng referee. Pero yun nga, nandun talaga yung puso mo eh. Kaya, yun din yung ano eh, yun din yung iniisip ng mga tao, kaya nabigyan ka uli ng laban. So, ang tanong ko naman sa'yo, Boss Bullet,
Kasi nga, papalapit na yung laban ninyo. Ngayong November na yung laban ninyo, laban dito sa China, 3 versus 3. So, marami ngayon ang nagko-comment na yung pressure daw ng 3 versus 3 nasa iyo. Kasi ikaw daw talaga yung dapat na mas mag-training ng mas malupitan. Kasi maaaring ikaw daw yung unang atakihin nung kalaban ninyo sa China. Ang tanong ko sa iyo, Boss Bullet, paano mo ito tinetake? Anong magiging approach mo ngayon dito? Kabakal, totoo yan. Mas iba yung pressure na nararamdaman ko ngayon kesa rung sa laban namin ni Mamut. Kasi ngayon, ang nakita ng mga tao, syempre natalo ako, di ba? Natalo ako, tapos ako yung underdog, ako yung less ang skills. So, eto yan eh, coach eh. Either ways, both ways yan, both ways. Matalo kami, ako ang sisisihin. Tanggap ko na yan. Sigurado. Tanggap ko na yan. Ready na ako dyan. Ngayon, manalo kami, sa tingin mo, pupurihin ako. Manalo kami dahil nanalo dahil kay Sugar Ray at kay Baduria. Tama? Totoo yan. Pero ako, coach, ang sa akin, pag nanalo kayo, ano pa rin, props pa rin. Kasi nanalo kayo. Kasi ang isip kasi ng mga tao, mahihirapan manalo. Dahil si Caloy Baduria, kakabalik pa lang. Kumbaga, ang pinaka mayroong training talaga ng malupitan Sugar. O hindi nawala sa training, si Sugar. Yes, tapos totoo ikaw, yun, totoo yun, coach. Yung, ikaw yung nasa isip ng mga tao, ikaw yung tinalo ni Bullet. Oo. Totoo yun, coach. Kaya sabi ko nga sa'yo eh, tinatanong mo sa akin kung paano kong tinatanggap. Gaya nung sinabi ko sa'yo, sanay ako sa pambabash ng mga tao kasi hindi nila naiintindihan lahat eh. Which is okay. Part of our world yan. Ginagalawan natin ngayon part yan eh. So sanay tayo dyan. Ang masasabi ko lang, coach, eto lang. Binigyan ako ng pagkakataon ng URCC, binigyan ako ng pagkakataon ni Sugar Ray at ni Coach Badong. Pinili nila ako na makasama sa 3v3. I will bury my heart and soul. Yun lang ang masasabi ko. Manalo kami. Thank you, Lord. Hindi ako pasalamatan ng mga tao. Ibas ako ng mga tao. Nanalo kami dahil kay Sugar at kay Caloy Baduria. Maraming salamat pa rin. Importante sa akin, nanalo kami. Ngayon, matalo kami. Ang masasabi ko lang, parte yan ng laban, kahit anong laban. Pero para sa akin, ang importante, makikita ni Coach Badong, ni Sugar, at saka ni Bad Boy Caloy Baduria, kung paano ako mag-training, paano ako magpakamatay sa training. Dahil lahat ibibigay ko na. Dahil totoo yan, dahil lahat ng pressure ngayon nasa akin. Tama. Sobra-sobra yung pressure. Kaya nga, sabi ko nga kay Coach Badong, willing ako mag-stay ng Antipolo. Para makita nila na nandun ako, training ako. Dahil, makakapagsabi lang naman yan, nakita mo, sila Mugen, sila Coach Jerry Legaspi, shoutout nga pala, round 1, buong round 1 team. Siyempre, Mark Mugen, maraming salamat sa kanila. Sobra-sobra yung pagtutok na binigay sa akin na yan. Buong round 1 team, Coach Jerry Legaspi, Mark Mugen Strigil. I love you mga bro. Miss ko na rin yung mga yan. Si Mark, nasa ano pa ngayon eh. Nasa Baguio pa eh, kasama yung family niya eh. Lalapag lang yan dito yan for one week, then babalik ulit ng Baguio. So talagang medyo matatagalan pa bago kami makapag-banding. Kaya yan, ingat kayo lagi. God bless. Maraming salamat sa suporta nyo. At sa lahat ng mga taong suporta sa akin, syempre. Maraming salamat. Napakarami nagpaparating ng suporta dahil nga sa nalalapit na laban. At talagang yung puso ko, ibabaong ko na ron. Oh, tapos coach, nabanggit mo nga na titira ka sa Antipolo. Ikaw ba ay magrerenta o ikaw ba ay tutulungan ni Mamut dito? Yeah, possibly, no? Possibly na magano ako, magrerenta ako doon ng matitiran. Kung talagang gusto ni Coach Badong na magstay ako roon. Kasi ganito yan, coach, ha? Hindi ko pwedeng step aside, syempre, yung tulong sa akin ng Team Round 1, Mark Mugen. Magiging part pa rin kasi sila ng talaga ng training camp ko eh. Although, alam naman din yan ni Coach Badong, alam ni Coach Badong yan, na sinabi niya sa akin na yung respect niya sa Coach Jerry Legaspi sa Team Round 1, especially kay Mark Mugen, na yung binibigyan nila sa akin training. Nando ka, coach, nasaksiyan mo naman siguro minsan, di ba? Kung paano mag-training kami nila Mark, di ba, sa Round 1. Mm. Kaya okay lang, sobrang thankful talaga ako kay Coach Badong. Grabe yung tao na yan. Sabi niya sa akin, coach, huwag kang mag-alala.
na pwede mo pa rin ituloy yung training mo kay Lamarck, no, dahil nakita ko naman talaga yung training nila, napakagaling ng mga wrestling ground game nila, no. Kailangan lang magpunta ka sa akin, mag-training ka sa akin para sa game plan natin at para makita ko pa kung ano pa yung pwedeng i-add sa skill set mo sa ground game. Especially, focus sila sa akin sa striking. Tama. So, sobrang thankful ako. At syempre, shout out kay boss dyan ng Barakuhan. Ha? Brother, ito, talagang parang kapatid ko to sa, ano, from another mother. Eh. Kasi napakabilis namin talaga nagkaroon ng, alam mo, malalaman mo naman yun, eh, yung mabilis kayo nagkaroon ng makagaanan ng loob. Kasi isa yan sa mga sa akin. Kasi, syempre, sa sobrang tagal ah, sobrang tagal na panahon na tinulungan ako nila, ano, kami nila Boss Baby Boy, na nahihiya na ako talaga na magstay pa ron para siyempre sa training. Hindi ako tatanggihan ng mga yan eh. Pag nag-training ako ng Manila, magstay ako sa kanila, tatanggapin ako niyan. Pero siyempre, ako na yung nahihiya, sobrang haba nung panahon, laki ng ginastos sa amin. Totoo yun, Kabakal. Sobrang thankful, grateful ako sa mag-asawa na yan. Ka Ate Ina at saka kay Kuya Boss Baby Boy. Pero the best doon is yan. Dahil nga yung round 1 napakalapit lang dito sa ano, sa Malate. Si brother, boss dyan ng Barakuhan. Yan. Inoper sa akin yung condo niya. Na doon ako mag-stay. Sa Malate. Oh, pag nasa Manila ako. Kasi napakalapit lang, Kabakal eh. Napakalapit lang eh. So parang 1 kilometer, 2 kilometers away lang sa round 1 gym yung condo niya. So, ayan, problema lang kay boss dyan. Kay boss dyan, ayaw pumayag na hindi niya ako katabi matutulog. Sabi ko, huwag naman ganun. Eh, napakabay ng tao na yan. Oo nga, nabanggit niya nga eh, dito lang sa Malate yun. So, at least, alam natin na pag talaga nag-training ka nakasama itong sina Mamo at tuloy Baduria, eh talagang magpo-focus ka doon sa area na yun. Para nga naman, hindi ka na pauwi-uwi. Oo. Tama, mas matipid pa 'yun. At 'yun nga talaga yung ini-expect ng mga tao na makita rin. Kasi sa ngayon wala pa kayong ano, no, hindi pa kayo nagsisimula mag-training. Oh, nag-training ako rito, pero next week nag-message sa akin si Coach Badong eh, na kailangan ko na makita ng tipolo. So next week naglabas na sila ng video. Next week pati si Kaloy Baduri akit na ron. Yun, at nakasuporta pa rin doon si Boss Jan. Oo. Pero especially kay Kaloy Baduria. Paano papasok yung training mo ngayon kay ano, kay Mark Miguel? Pag may free time lang si Mark Miguel, pupunta ka na Manila. Oo, pag nakalapag na siya ng ano. Pero actually kahit nawala si Mark, magi-training ako ron kila Coach Jerry Legaspi. Sa round 1 gym. Oo. Kasi ayaw ko naman, alam mo naman, busy rin talaga ngayon si Mark. Grabe. Sobrang busy rin 'yan. Totoo 'yan. Eh ito nga ano, Boss Bullet, gusto ko naman makuha ang opinion mo kasi although naglabas ka naman ng video, anong opinion mo dito sa magiging laban ni Tigasi ng Cavite at saka Damsa? Kasi ito ay ano rin eh, napapaisip din yung mga tao kung kakayanin nga ba ni Tigasi o kakayanin ba ni Damsa ito si Tigasi kasi may parehong advantage yung dalawa eh. Oo, napakagandang ano, totoo lang, napakagandang laban. Ha. Siyempre, kung natanongin mo, kasi nakita ko na kasi ano eh, nakita ko nang makipag-spar tsaka bumitaw si paring Damsa. No? So ako direktahan, masasabi ko sa iyo na talagang kailangan mag-training ng gusto ni ano ni Tigasi ng Cavite. Pero deserving to si Tigasi ng Cavite eh. But since day one, nakita ko yung pagiging relentless nito. Talagang nagti-training to eh, no? Mm-hmm. Talagang gustong tsaka yung ang matibay kasi ron Kabakal yung ano. Eh. Yung pinaglalaban mo, pinaguguta mo, pamilya, iba yun eh, iba yung dating nun. So, hindi mo masasabi kung ano yung pwedeng ipakita ng tao. Hindi ko pa nakita ng ano kasi, lumaban or nagpag-spar eh. No? Pero si Paren Damsa kasi nakita ko na. Tsaka yung bigat. No? Kaya kailangan maganda, mabuti rito ni ano. Pero magandang laban yan kasi matangkad si ano eh. Nakaharap ko na yun, tangkad ni Tigasi ng Cavite. Oo, matangkad. Mahaba yung reach eh. So, may advantage siya sa reach eh, no? So talagang kailangan niya lang mag-train ng gusto kasi mabigat talaga yung suntok ni Paren Damsa. Eh kung tama, kami ni Paren Damsa eh, baka nga kung kami ni Paren Damsa maglalaban eh, baka first round patulugin din ako yan eh. Mabigat sumuntok. Eh. Mabigat sumuntok, hindi ako nagbibiro. Mabigat sumuntok yan.
Ang hindi tinatakot si, ano, si Tigasin. Sinasabi ko lang para makapaganda siya ng mas mabuti. Kasi wala naman akong wala naman akong ano diyan kay Tigasin kasi laki sinabi kagaya ng sinabi ko. Realidad lang yung sinabi ko. Dahil kailangan talaga ng maglaban. Yung sinabi nga ni Pare Damson na wala muna ng team mandirigma, mandirigma. Eh sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan sabihin walang team mandirigma dahil si Tigasin ang Cavite. Nakasuporta talaga sa team mandirigma. Yan. Pero hindi pa naman yan officially na nakasama sa ano yung, sa team na lalaban sa mga ano sa ibang mga makakalaban. So hindi siya official yung team mandirigma. Yeah, so pwede talaga sila maglaban. At maganda talaga, ano yan, kasi bibigyan din talaga ng pagkakataon ng URCC yan eh. Si ano eh, si Vin Andrada eh. 'Di ba? Eh si Paren Tamsa, meron na pending na dapat na laban na yan sa URCC, kaya talagang dapat talaga bigyan talaga ni Chief Alvin Aguilar tsaka ni na shoutout nga pala Chief Alvin Aguilar tsaka kay Aaron Tatunaw. Chief Alvin, nakabalik ka na ba from from Spain? Aaron, kamusta? Message dyan ha, baka kakalimutan tayo. Ano nga eh, ang alam ko nga eh, possible na maging undercard ninyo itong si Damsa at saka si Tigasin ng Cavite sa November. Napakaganda. So, totoo lang. Napakagandang panghatak. Pag ikinasasin si Tigasin ng Cavite at saka si, ano, si Damsa Brenica. Kaya ano talaga i-ano natin, i-push natin ang gusto yan. Tama. Tsaka gaganapin siya sa anniversary ng ano din kasi, URCC, di ba? Anniversary yan. Yun, tsaka ano. Ang mangyayari pala ito, Bullet, laban mo ay sa susunod nga, 3 versus 3, sa Okada na gaganapin, hindi na sa Silo. Okada na yan. Pag yung mga ganong klaseng laban, pang Okada na yan. Saka yung pangano namin, yung tutulugan namin ni Sugar, ayokong katabi si Sugar. Gusto ni Sugar, magkasama na kami sa kwarto ng hotel. Sabi ko, hindi pwede. Ang hirap pong katabing matulog. Bakit ano nangyari? Eh, saka naman nakakita, eh, syempre, pag may tutulog baboy rabo, ang ingay nun. tama. Pero buti hindi na kayo nagkakainitan ito eh, no? Talagang tropa-tropa na kayo ni Mabo. Ay, wala na. Parang ano na, tsaka wala na nga sa isip ko yung ano, coach, to lang ha. Ito, legit to ha. Hindi, ano, mula na nagkasama-sama kami. Wala na sa isip. Kasi, ano yun, talagang gusto ko talagang magkaroon ng, ano, ng rematch. No? Kahit alam kong, marami na nga, di ba, si Coach Franco nga eh. Ano ba? Coach Franco, di ba? Si Coach Franco. Yeah, Coach Franco. Nagbigay na nga ng, ano, di ba, Luloda, nagbigay na nga ng, ano niya, statement din niya na para kung malapit lang yung, ano, naiintindihan ko yun eh. Pero siyempre yung eagerness na gusto ko talaga makabawi. Pero nagkasama-sama kami, utang na sabi ko, hindi ako nagkamali ng alam kong napakabubuting tao nila eh. Puta, hindi wala kaming ibang ginawa kundi magtawanan buong araw, buong gabi. Nagsama kami yan hanggang alas 5 yata ng madaling araw. Madalas kami kami nila boss dyan. Kasi talagang enjoy lang kami talaga, makikita mo yung mga tunay na tao eh. So na wala na sa isip ko yung ano namin, yung rematch namin, wala na. Bas gusto ko na lang yung bonding namin, yung pagkatapos ng anong laban namin, nasa isip talaga namin kahit. Pinaplano na nga namin after ng laban eh, putang asa tayo. Ilabas diyan tayo, siyempre. Meron ka na ba? Meron ka na bang kasi alam naman natin na may laban ka sa 3 versus 3. Pero ikaw ba ay meron ka bang pinapangarap na makalaban uli after ng laban mo ng 3 versus 3 or siguro after ng laban mo ng 3 versus 3 pahinga ka muna and tignan mo kung ano mangyayari. Ikaw ba may plano na after ng 3 versus 3? Sa akin, kabakal, ganito, after ng laban, ako kasi, ang nakikita kasi nung iba, naiisip ng iba na hindi ko lalaban pagka yung mga ano lang, yung mga bagu-baguhan lang, mga ganun. Hindi yun yung totoong reason. Ang totoong reason is, as long as URCC need me, as long as the community need me, to hype up the game and they want me to be inside to fight while hyping the game, I'm in. Doon tayo. Kasi, for example, hindi naman tayo sa nag-ano, kukuha tayo ng isang eto ha, realidad lang tayo. Kukuha tayo ng isang vlogger, tapos ganito, oh, may konting pangalan, tapos iaharap sa akin. What will happen? Kabakal, diba? So doon tayo, pwede natin silang bit-bitin undercard, 'di ba? Yun ang gusto kong mangyari. Hilahin natin lahat ng combat sports athlete
natin at yung ginagawa mo para sa mga vlogger mag-match up, 'di ba? Kasi who knows? Soon magkaroon talaga ng labanan. Labanan, nagte-training sila, labanan para sa URCC na talagang purely for vloggers lang. Tama. 'Di ba? Hindi malayo mangyari kasi still at the end of the day hinihila ng URCC. No? It's not ito yung gusto kong maintindihan ng lahat. And I'm telling you right now, don't even think about it. Na to fight in URCC, then talk to your opponent, and then make it scripted. Don't even fucking think about it. Tama. We will know it. The coach, the referee, yes. Totoo, coach, URCC will coach know it if you do it scriptedly. Tandaan nyo, wala kaming pakialam sa hype na gagawin nyo. Gawin nyo sa labat, mag-script kayo, lahat gawin nyo, wala kaming pakialam. Gawin nyo scripted yung labas. Pero when you, once you are inside the cage of URCC, make sure it's real. So that's the reason why they have to train. Ngayon, ano yung magiging magandang benefits para sa kanila? They will understand kung ano yung importance ng physically fit ka. Yes. Kaya lagi ko sinasabi, di ba, may laban o wala, mag-training ka, mag-exercise ka, dahil ang ating kalusugan at ating pangangatawan yan ang ating sandigan at puhunan sa mga laban ng buhay. Totoo yan, totoo yan. Kaya nga, nabanggit mo nga, di ba, kasi parang ito nga, si katulad last time, si Jerry, si Coach Jerry, di ba, nahuli niya yung peke. Swerte talaga ito, totoo yun, ha, Coach? Oh. Swerte yung dalawa na yun, wala ako ron. Kasi ano ako ron eh, judge ako ron eh. Mismo sa event na yun eh. Kasi sponsor ko yung UFC eh, tsaka Gold's Gym eh. Judge ako dun that time. The following day is MMA na. Nag-judge ako rin sa boxing. Ah, so wala ka nung MMA? Wala na ako nung MMA kasi may iba na akong commitment nun eh. Ano pala yun? So, kaya yung mga ganong klase, don't even think about it. Totoo. Huwag sa URCC. Believe me, huwag sa URCC. Chief Alvin Aguilar will fuck you up big time. Tama, tama. Tsaka mahigpit yung mga referee talaga eh. Mga professional fighter din eh. Totoo. You are a vlogger. You wanted to fight. You wanted to fight a vlogger. Then train. Train hard. Doesn't matter kung gaano ka ma-improve yung skills mo. Pero at the end of the day, you train. Ma-experience mo. Pagdating mo sa cage, you have to fight like a man. Walang script sa loob ng cage. Totoo yan. Kasi yun nga yung sinasabi ng iba. Ang sinasabi ko naman, hindi mo magagawang scripted yan. Tsaka kahit gusto yun nilang gawing scripted, baka mapahiya sila sa URCC. Di ba? Mapapahiya talaga kasi malalaman, makikita at makikita namin dun. Even me. Kahit ako, maniwala ka sa akin. Hindi ako lalaban, makikita ko na street. And I will tell na there's a script dun sa gagawin nilang laban. And then, Everybody will see it naman eh. No, especially in URCC sa organizations inside the URCC staff, makikita at malalaman namin 'yan, makikita nila 'yan. So don't even think about it. Wag na lang sa mga nagbabalak na sasali sa URCC and then kakausapin yung kalaban, ganito gawin natin para lang kumita kayo magkapera, wag na. Dahil hindi lang sarili niyo yung sinisira niyo, no? Sinisira niyo at binibigyan niyo ng hindi magandang halimbawa yung mga future generation na sumasaludo, tumitingala. At tumitingin ngayon sa URCC na step up, no? Para mapunta sila kung saan sila dapat mapunta when it comes to combat sports. So, let's respect the game. Hype! Bahala kayo sa buhay nyo. Ano? Gusto nyo magpatayan kayo sa labas, eh. Pero yung literal na patayan, ha? Yung ano, gusto nyo mag-acting-actingan doon, yun. Sige, para i-hype nyo yung sarili nyo. Pero pagdating sa cage, it has to be real. Tama, ipopromote talaga natin yan. Para doon sa mga aspiring vlogger din, na gusto lumaban sa URCC. So ito yung mga dapat nyo talagang malaman na once na talagang gusto nyo lumaban sa URCC, kailangan nyo mag-training dahil... You have to. Kailangan. Oo, dahil laban talaga to. Totoong laban to. Yun, Boss Bullet, alam ko na busy ka. Ako'y nagpapasalamat sa'yo dahil pumasok ka dito sa live ko. At nagpapasalamat din sigurado sa'yo ang ating mga viewers kasi napagbigyan mo na ikaw ay pumasok sa live. At again, maraming salamat sa paghingi mo ng sorry, although sa akin naman, sabi ko, wala naman yun. Naiintindihan ko yun. So, nandito lang talaga ako para sumuporta sa inyo.
At sana magtuloy-tuloy talaga to. At yun nga, even ako ay saludo ako sa ginagawa mo dito sa URCC dahil kung hindi dahil nga sa'yo, eh hindi talaga mas lalong makikilala yung mga fighter at hindi lalong mas maiengganyo yung mga tao sa sports na MMA. Ikaw ba, Coach, meron kang gustong sabihin sa mga viewers natin bago tayo magpaalam, Coach? Yun, maraming salamat, especially Kabakal, sa pag talagang pagpupush na ma-interview mo ako at makasama at makausap dito sa ano sa channel mo. Maraming salamat. At syempre, muli humihingi ako ng paumanhin kayo ano man yung nangyari. Salamat din sa pagtanggap mo ng paumanhin ko. At sa lahat ng mga viewers na nanonood dyan, syempre, unahin na natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung nakikita nyo sa amin, sa circle namin, marami sa inyo na nadadala ng emosyon. No, isa yun sa mga talagang gusto namin ipakita at maramdaman nyo. Pero hindi lahat ng ginagawa namin is just for toxicity. No? Iniiwasan namin ng toxicity. Ginagawa namin, kung mapapansin nyo, para ma-realize ng iba, ginagawa namin yan inside the circle, yung mga taong involved. Hindi kami nandadamay ng ibang tao, especially, ang lagi yung sinasabi sa inyo, huwag kayong mandadamay ng pamilya. I-separate nyo yan. Kung di kaya ng emosyon nyo, hindi nyo kaya ng emosyon nyo yung nakikita at napapanood nyo, huwag na lang kayong manood. At sa mga subscribers ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-unsubscribe sa akin, inuulit ko po, no? Welcome kayo lahat bumalik. Dahil, hindi man kayo bumalik, eh walang problema kay Boss Bullet. Ah, dahil lahat ng mga nag-unsubscribe, hindi naman ganoon karami, pero napakaraming pumapalit. No? Kaya yung mga nagko-comment ng hindi ga sobrang foul, maniwala kayo sa akin, hindi nyo na kailangan mag-comment ng unsubscribe na yan. Ay, ako mismo, dinidelete ko na kayo. Ako mismo, binablock ko na kayo. Totoo yan, Coach, ang dami kong binablock. I don't care sa mga subscribers na yan. Sabi ka sa akin, mag-comment ka ng ganyan, delete ka lang sa akin, tapos block ka na. O, gawa ka na lang ulit ng ibang account. Problema mo na yon, di ba? Ganun lang yun, balik ka ulit sa akin. Kahit isang anggol yung tignan, babalik kayo sa akin. Dahil nasa akin ang entertainment. Nasa akin, ako ang hype king. Ako ang trash talk king. Ha? Pero, tandaan nyo, yung mga nasa paligid, mga nakikita, not worth it na makipag-away kayo, makipagmurahan kayo, not worth it na kawain nyo yung mga nasa loob na yan. Kasi karamihan dyan mga dami, di ba? Wala kayo mapapala eh. Just enjoy. No? Spread love. Hayaan nyo na lang kami magtrastukan. Di ba? Nagtrastukan lang na kami sa mga tamang panahon. Nakita nyo bang every time ba nakikita nyo sa mga vlog namin, puro trastukan? We only do the trash talk when someone trash talk on us. At the same time, kung meron kami pinopromote na mga events. Pero at the end of the day, sa mga nagsasabi na huwag kang magsalita, huwag kang magmura, bawasan mo yan, may mga batang nanonood, umihingi na ako ng paumanhin dahil hindi ko magagawa yung gusto nyo. Kung meron mga nanonood na mga bata, hindi na po namin saklaw. Hindi po namin kayang saklawan ang lahat ng tao sa buong Pilipinas. Kung may mga kahit mga bata ang may hawak na cellphone, no? Sasabihin nyo na be responsible. Kung be responsible, mga magulang, ano po ng mga magulang yan? Yung ginagawa po namin, sinasabi namin sa inyo, is for entertainment only. We don't promote toxicity. We don't promote violence. Sana po maintindihan ng lahat yan. Kaya dinadala namin yung mga laban namin inside. No? What we do, sometimes kung nakikita nyo na lumalagpas, we have to do it but we take a risk. And then hindi kami nandadamay ng ibang tao. If ever na may madamay ng ibang tao, we will took 100% responsibility on it. So yun lang po masasabi ko. Maraming salamat sa lahat na patuloy sumusuporta, sa lahat ng walang sawa na nandyan at nanonood sa amin. At syempre sa lahat ng reactionist, especially maraming salamat sa iyo, Kabakal, sa pag-invite ulit sa akin. Syempre, shoutout JB Tan Vlogs. Shoutout sa iyo, best friend mo yan, ha, di ba? Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, welcome to the Philippines. Alam ko nasa Pilipinas ka na ngayon kasama yung pamilya mo. Mag-ingat kayo, see you soon. OFW Biahiro, syempre, Choi, dyan sa, sa Kuwait, sa lahat ng mga rapper natin dyan, Quadro Gatillo Records, syempre, kasama natin yan, Junwar, Tuiza, Makoy, Loki, Mr. 62, na sobrang mahal na mahal ko, brother ko yan, sana magkita tayo soon, medyo matagal na,
maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi ko nabanggit, alam niyo na ako sino-sino kayo. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta. Huwag niyong kakalimutan, October 27, Map Soberano versus Mr. Mainit, URCC 80, ang kauna-unahang bare knuckle fight sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. URCC lang yan. Si Palvin Aguilar, sana nasa Pilipinas ka na. Dahil nasa Spain ka para. Aaron, shoutout sa inyo lahat. Buong staff ng URCC, syempre. Shoutout sa inyo lahat. So, yun lang, coach. Maraming salamat. God bless. God bless sa inyo lahat. Thank you. Sa lahat ng supporters, bashers, lahat. God bless sa inyo lahat. Salamat, Boss Bullet. Mabuhay ka. Magandang gabi, Boss thank Bullet. Thank you, thank you, thank you. Mula sa nag-iisang pandirig, mga Boss Bullet. Ang Bumangga. Diba? Yun. Solid, mga kabakal. Grabe. So, yun. Bago tayo magpatuloy, mga kabakal, at sabihin ang aking opinion dito nga sa napag-usapan namin ni Boss Bullet, share lang ako, mga kabakal. Para dila-diladyo tayo. So, ayun mga kabakal, I'm back. So, grabe mga kabakal. So, okay. So, unang-una mga kabakal, like I said, wala naman akong galit kay Boss Bullet. At naintindihan ko naman yung mga sinabi ni Boss Bullet at gets ko naman yun. At kahit naman before, mga kabakal, ay more on nagkakainitan kami. Pero hindi ko naman siya talaga tinitake na personal. Lalo na magkakasama kami ngayon dito sa URCC. Magkakasama kami, isa na nga ako sa nagpo-promote ng mga vlogger na lumaban sa URCC ng mga vlogger. At the same time, nagre-react din ako sa mga video nila. So more on support lang. Yun nga lang, minsan kailangan ko bigyan ng hype. Pero for now, mga kabakal, siguro sa ngayon, dahil nga nagkaroon kami ng pag-uusap nitong ni Boss Bullet, medyo babawasan ko na ng konti yung aking pag alam ko naman minsan medyo bias ako kay Boss Bullet . Para magkaroon lang ng hype. At medyo mabawasan ko na kasi nga nakakahiya. Tsaka grabe, napakabait ng tao na to. At iba yung hangarin niya. At like I said mga kabakal, malaki ang naitulong ni Boss Bullet sa URCC. At ako mismo ay nag-a-agree dito na kung hindi dahil kay Boss Bullet ay hindi lalong makikilala yung mixed martial arts, yung MMA, even yung mga fighter dito sa URCC, hindi makikilala. At syempre, sa mga vlogger naman na gusto lalong magpasikat, makilala, ito yung isang way para mas makilala ka. In the form ng sports, lalo na kung gusto naman nila, yung sports mga kabakal na mixed martial arts. So, sobrang masaya ako at pumasok si Boss Bullet at nagpa-unlock siya sa atin ng interview. And share ko lang sa inyo mga kabakal, kasi kaming mga vlogger, ay normal sa amin na mag-hype. Normal yan. At mapapansin nyo naman na gumagawa lang talaga kami ng ganitong klase ng mga hype para ma-entertain yung mga viewers namin. So ngayon, kung gaano ba ito ka-personal sa amin or kung talagang meron kaming mga kaalitan ng mga vlogger, ay depende na lang ito sa inyo at depende sa amin kung gaano ba kami ka-emosyon. Pero hindi kami nagpo-promote ng violence dahil nga katulad sinabi ni Boss Bullet, ang tanging katunggali namin, trastokan or nakakalaban namin ay yung mga kalaban namin. Hindi kami nagdadamay ng ibang tao, mga kabakal. At yun, so medyo mahirap din minsan ang trabaho ng mga vlogger. Depende sa hype na ginagawa. Merong mga willing mabash, katulad ni Boss Bullet, willing siya mabash para lang talagang makapagbigay ng entertainment. May mga tao naman na playing safe, na ayaw mabash dahil meron silang protektahan na image nila. So, okay din naman yun. So, iba-iba kasi kami mga kabakal. At yun. So, magbibigay tayo mga kabakal ng time para makapasok kayo sa ating live, para magbigay kayo ng inyong opinion kung
Ano ba ang inyong reaction sa ginawang paghingi sa akin ng sorry ni Boss Bullet? Kayo ba'y natuwa? Kayo ba'y hindi natuwa? Kayo ba'y naniniwala na talagang sincere yung sinasabi sa akin ni Boss Bullet? Or kayo mayroong ibang opinion? So mga kabakal na, dito sa ating live yung link. At ilalagay ko sa comment section. Nasa comment section yung ating link sa live sa mga nanonood sa kanilang Facebook. Kasi live po tayo sa Facebook at live din tayo sa YouTube. Sa YouTube naman, nakapin po yung ating link, mga kabakal. Alright, sabi ni John John. Tama yan, coach. Nagkasagot na naman kayo. Pero sa huli, magkaibigan pa rin kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Bob's Vlogs. Okay, sa mga papasok, may mga papasok na. Sa mga papasok, pabukas na lang po ng cam at ng audio ninyo para makapasok po kayo. Okay, got my time, tsaka Sunny. Pwede naman, pero baka hindi na ako yung mag-ano niyan. Baka hindi. Ito, si, papasokan na si Coach Sunny. Coach Sunny, kumusta? Okay, boy. Hello, rugby boy, balita. Ande ka ito sa November. Ano, God, hindi na. Oo nga. Hindi, joke lang po. Yun. Coach Sunny, balita ko, gusto mo raw lumaban. Okay lang. Kung may gustong lumaban sa kanya. Kung may gusto. Ang sinasabi na sa akin, si ano daw eh. Sinabi yan, si yung Chan, Jackie Chan. Jackie Chan. Akala ko nga si Jose Marichan eh. Ang gusto niya si ko si Jitlik Chan. So, sabi, yun lang. Bernakel daw. Sabi ko, ano problema? Oo. Pag ganyan, kasi ang alam ko, ang pwede naman, sasuggest natin, pero maghahawak sa inyo yan, mismong sina Sir Aaron. Kasi professional kayo pareho eh. Ah, sige. Bernakel. Pwede naman, i-suggest ko. Nasuggest ko yan. Hindi naman kami mga... Hindi naman kami professional sa ano eh. Sa boxing na kami professional. Pero Bernakel yun. Maganda yun, Bernakel. Maganda yun. Pero malaki rin yung si Chan eh. Pero kung... Malaki gusto yun, kapigat yun. Ang gusto niya kalabanin si Damsa daw. Tapos hindi lang daw siya mag-training kung pwede. Coach Sunny, ano bang timbang mo ngayon, Coach Sunny? Anong timbang mo? Timbang sa kanya. 73 lang ako eh. Nako, malaki yun si Gatmaita. Nasa 80 plus 85 pataas yun eh. Ano ba yan? Sige lang, okay lang, walang problema. Oh, solid, solid. May tanong pala ako sa'yo, Coach Sunny, kasi ikaw, kayong dalawa, ang nagtitraining kay Map Soberano, gaano kalakas yung suntok ni Map Soberano? Ako. Gaano kalakas? Secret. Kasi, kanina pa kasi ito, gusto mo masok eh. Kasi nagko-comment-comment siya, nagko-comment-comment eh. Ikaw nag-awag sa cellphone ko. Gusto niya ang kalabani si Damsa daw. Oy, ikaw nag-awag sa cellphone ko, hindi ako. Oy, ikaw si Damsa, ako si Pogo. Oh. Hindi. Si ano, umano na si, ano, si Remabs. Ano, yung hangin niya. Condition niya. Hangin pa rin. Ayusin mo nga. Hindi, yung condition niya. Nagkala yung condition niya. Quiet tayo kay ano, kay ano. Tapos, actually, ano talaga siya yung preparado, prepared mo talaga siya sa darating na laban. Ewan ko lang si Mr. Mainit kung prepared. Basta si Coach. Kasi Kuya Jello ay prepared na talaga. Nung nakaraan, sparring nga namin. Bilal mo, tatlo kami nag-sparring sa kanya. Sa isang araw lang yun? Oo. Oh, wow. Oo. Sa isang araw. Sumasakit po nga yung dito ko, no joke. Kabakal, ito lang yung masabi ko. Hindi ko masabi na ilang percent na yung suntok niya, pero... Until now, sumasakit pa yung dito ko. Sumasakit pa yung ulo niya. Yun lang, grabe, no? Kasi, look, no joke, hindi to, ano ah, biro ah.
ang suntok kasi ni Map is makikita mo na parang walang lakas. 'Di ba? Parang walang lakas kasi walang tunog. Boom, magpatama ka. Didiin ang suntok. Yung bang dumidiin, parang tinutuso ka. 'Yun. Nakakatawa ko. Ay, parang ano eh. Oh, 'yun ang kaibahan. 'Yun ang kaibahan sa suntok na ganun. Oh, malakas kasi pa, pero walang diin. Oh. Eh, 'di ba? Hmm. Yung kaibahan. Yung suntok ni Map is yung suntok ni Map is suntok. Hindi kasi umiilag eh. Hindi kasi umiilag, tumatanggap ka kasi. Ba't ka? Bakit ka ba hindi umiilag, rugby boy? Lagi ka tumatanggap ng suntok. No, sa sinabi po ni ano, sa sinabi kasi I wanna try to, you know, to bus bullet uyon boy. gusto ko lang gusto ko din matayo. Sabi nga ni ano na ni ano ni Bullet. Yun, totoo naman yun na sa akin din is gusto ko din matry din yung suntok niya kung gaano ka talaga. Kaya sumasakit pa. At saka, look, iba kasi yung kami, magsasparing kami, iba kasi yung, ano, iba kasi yung, ano ba, iba? Iba yung, ano, iba yung, parabang, ano nga yung iba? Nagmamadali kayo, putang ina. Ay, sorry. Ano, kasi yung kalaban niya, alam naman natin na hindi fighter. And yun, di ba? Uy, ano ka pa naman yun? Kapilido ka pa naman yun. May kapilido mo yun? Kapamilya mo yun? Kapilido. Pero may guwapo pa naman. May kapamilya ba pangit? Gabi ka naman mag-ano ng pangit. Hindi ka pa nga sa yun eh. Pero kahit na ganun, pero ano ko yun, kapamilya ko yun. Di ba? So, ibig pero, sabihin, may kalalagyan talaga itong si Mr. Mainit kay Map Soberano. Oo. Sa ring. Malalagay siya sa ring. Sa cage. Meron pa ba kayong mga ano? May mga hard training pa ba kayo o wala na? Kasi papalapit na yung laban eh. Actually, they have a lot, you know. But we're not... Ikaw nga magsabi, putay na. Ano, may ano pa kami, may mga ilang session pa na bago siya mag-light. Pero hindi yun na lang. Pero siguro magbabawasan lang, may babawasan kasi mag-aano na, papunta na ng light training eh. Papunta na kasi ng light training, kaya... Anong light training? No, maglalight na siya kasi nga malapit na laban. Yung ilaw? Light nga, light. Dalawang ilaw, light. Meron ba kaming ano, i-expect na laban ninyo? Magkakaroon ba kayo ng laban ni Rugby Boy? Surprise lang yun, surprise. Baka gusto mo kong i-interview sa bakal, ha? Ano lang? Baka gusto mo kong interview. Ako, iniisip pa kasi... Ako ka ba kasi iniisip pa nila ano kung iano pa daw ako, isasali ako. Kasi, bawal. Pwede kasi. Sabi na, bawal kasi maitim. Oh. Bakit? Pwede ka ba? Putang ina, itim mo. Pwede yan. Pero ang trip niyo talaga, Bernakil ba ang ano, gusto niyo labanan sa URCC? Opo, wala nang intro, Bernakil lang talaga. Bernakil. Oo. Sige. At saka kung hindi na lang partida, wala, hindi na lang kami magtitraining. Hindi na lang siya magtitraining. Para lang, ano, partida. Hindi, partida ninyo, wala ng gloves. Eh, wala lang ng gloves. Ah, pwede rin. Ay, sa kanila, wala. Pero sa atin, meron. Oh, di ba? Mas maganda yun. Pwede din. hindi na yun bernakil, ano na half beer. Pwede din, may club kami, kapos sila wala. Pwede, ano problema yun. Pero pangit naman, at maglaro, well, totoo eh. Ayoko din maglaro na, no, na para bang na feel ko naman nanalo na ako.
Ayoko, gusto ko yung maganda ako, kasi para maganda kung ako, yung... Kung ako, kasi nga, sabi nga nila, inaaral, sabi ko, kung pwede naman magbibigay ng partida sa kalaban ko, kung ba kalaban ko, kung pareha kami kanaki. Yan nga yung gusto mong kalabanin? Kami na, kung inaano na si Damsa daw, sabi ko, tuloy naman si Damsa, isang kamay ng tap. Ulo! 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 Pwede nga! Isang kamay. Oo, pero kasi, sige, try natin. Kasi, ang magiging problem lang natin sa inyo kasi. Kasi ng Cavite, coach. Tayo kasi ng Cavite. Malamihan namin si Tikasin ng Cavite. Madali lang matapos ang laban. Ano mo naman, parang baklain naman si Tikasin ng Cavite. Hindi ka naman. Hindi ka naman bakla, bakla siya, pero parang baklain lang. Makabaklain ako nun. Kill mo lang yun. Oh, hindi, ang ano kasi niya, kasi nga, hindi pa naman, yung ano kasi, sa tangkad niya, pogi pa siya. Oh, para bak- so, kaya, kasi artistahin siya eh. So, ibig mong sabihin, kasi basta pogi, bakla. So, ibig sabihin, bakla yan si ano, si... Hindi, hindi ko lang po. Hindi man yan. Pero, kocha, ayan, kocha, paskabagal, abangan mo, abangan nyo po yung ano. Hindi pa namin, you know, pero parang... Ano, si ano? Si ayusin mo! Ano, hindi, di ba? Ano, ayusin mo? Because hindi pa namin ina-announce. Ano ba mga ano ba announce mo? Ano ba mga facts? Wow, facts! Lalabas. Parang si Coach Rugby Boy, parang ma-andre ka sa 3v3. Ba't mo alam? Alam ko. Hindi ko ako alam. Hindi ko alam. Eh, mga... Kasali kayo yung undercard? Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi ano ako? Ano, Intel? May Intel ako. Puti ka na. Puti ka. Intel ka ba? Ano? Hindi nga alam ni Kabakal, 'di ba? Alam. Oo, kasi kung papasok ka lang, ang magiging problem ko lang kapag pumasok ka ng 1v1 or 3v3. 3v3 possible, pero 1v1 kasi wala tayong ibang kilalang vlogger na pro fighter. 'Yun ang magiging problema ko. Pero kung ako talaga lalaban po, Coach Kabakal, ako talaga laban na talang lalaban talaga. Ay ayoko naman na ano yung bang vlogger ang kalaban ko kasi alam ko naman na vlogger lang sila. Gusto ko talaga fighter. Awa, kasi nga ako kasi kung vlogger ang kalaban ko din, gusto ko din maano eh pangit naman kasi alam ko na mananalo na talaga ako kung vlogger lang yung kalaban ko. Tama. Kung vlogger lang ako, sa kamay lang ang gamitin ko. Gusto ko so, yung ano. Ano yung isip ko lang na pwedeng so far ngayon na, pero hindi ko lang alam kung kailan. Gatmaitan, okay, pwede nga sa inyo yun. Si Gatmaitan din. O, pwede Bernakel kami, pwede. Gatmaitan, sabi Alvin Chan. Alvin. Alvin Chan? Iba yun, yung, iba si Alvin Chan. Iba si Alvin Chan. Gatmaitan naman to. Big Chan. Kailangan mo yun. Kailangan ano nila eh. Abi ko sa kahit sino. Problema. Sige. Eh, ano lang kami, kasi may, ang dami kasi, nung nag-live kami, wala kami nala. Tapos sabi na, uy, punta kayo kay Kabakal kasi pinag-uusapan ka daw. Eh, ganun, si Kabakal daw, nagsabi sa'yo na ganyan-ganyan. Ikaw na nagsabi na, gwapo daw ako. Okay, so gusto ko lang sabihin sa inyo, ano, Coach Sunny, tsaka Rugby Boy, kasi ang ito yung naging problem ko. Kasi nga, nagkasabay yung laban ni Damsa, at tsaka ni Tigasin ng Cavite. So, ang problema, ang sabi kasi sa akin ng URCC, isang laban lang kada buwan ang pwede kong ilagay na vlogger. So, ngayon, hindi pwedeng lumaban si Tigasin ng Cavite at saka si Target Market, si Dams at saka si Gatmaitan kasi magiging parang tatlong vlogger. Kaya, ang nangyari, pinaglaban na lang Hamsa. So, ang mangyayari nito, next month, ay possible baka isa yung maging laban. Ang pag-asa nating maging maraming vlogger yung pwedeng lumaban is maging 3v3. Or unless na lang, ang mangyayari sa'yo, Rugby Boy o kaya Coach Sunny, para makalaban kayo is either ilalaban kayo sa professional. So, ganun siguro. Oh, at saka, ano, kung lalaban man ako, hindi naman ako ang matusunod eh. Gusto ko, ano, si Coach G lang naman eh. Kung gusto Coach niya mga... Kung gusto niyang lumaban ako, yes, I'm gonna ako mag-train. Pero kung ano, iba wala. Ayokong lumaban sa iba. Kasi alam ko kasi, parang hawak ka nga din ni Coach G, parang siya yung nagkahawak sa'yo ngayon, di ba? Oo. Sige, basta pang ano, kung gusto niyo naman,
So sabihan nyo lang ako, kaya si Boss Bullet, kasi may re-refer naman namin kayo, lalo na kapag maraming mga nangangailangan na fighters sa ilalaban sa URCC. Kasi ikaw, rugby boy, pwede kang pumasok sa vlogger, pwede ka na naman pumasok sa hindi vlogger. Kasi ano ka eh, pwede kang ilaban sa pro fighter, pwede ka rin ilaban sa vlogger. Pero katulad sinabi mo, gusto mong labanan is pro, eh mas maganda kung ano. Sa pro nga. Tsaka kakailanganin pa natin yung go signal ni Coach G sa'yo. O at saka kung ano, kung may vlogger din na fighter, why not, di ba? Tama, totoo yan. So yun, tawag ito. Kayo ba ay, kasi meron din mga nakapila, papasukin natin. Meron ba kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam? pumasok siya kasi may sasabihin siya sa'yo. O ikaw ang grabe, papasok ako. Ikaw nagtabi. Ikaw nga nag-ano, dap-dap ka nila eh. Oh, sige naman, babay na kabaw ka. Salamat po sa time ha. At saka hanggang sa muli. Yo. Salamat po sa lahat. Oh, by the way, pala, tsaka malapit na pong laban ni ano ni Quadro. Alas, yo, December 3. Oo, oh, yun, December 3. Nice, nice. Actually, naka-message ko. Oo. Actually, hindi ko pa nababalikan si Idol Champ kasi magpapa-live interview daw siya sa akin dito. Yun. Pero ano bro, ano, please support po natin si Kabakal, sila po ulit. Ito si Kabakal sa ano po niya, sa ano niya, vlog, pag-vlog niya, sa pagtutulong niya sa mga vlogger, sa mga fighter. Support din natin sila si Map Soberano sa darating po na 27. Yan po. At salamat sa mga lahat ng mga supporter. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo, Coach Sunny, Rugby Boy, sa iyong YouTube channel, Boy Tahal, at saka Rugby Boy TV. Salamat, mabuhay kayo. Alright. Bye-bye. Okay, so yun mga kabakal, so grabe. Yun, so hindi ko pa nababalikan kasi interviewin rin natin si ano, Idol Champ kasi meron. Kasi this week daw. So baka bukas may interview natin. Papasukan natin si Ben TV. Kumusta Ben TV? Yo, what's up? Magandang gabi. Okay lang idol. Okay lang coach. Magandang gabi. At pinapanood ko yung ano, yung kakulitan ni ano ni Rugby Boy. Tsaka ni Sam Sony. Alam ko naman makukulit yung dalawa na yun eh. Syempre, di ba? Oo. Oh, parang lasing eh. Di ko alam kung naturukan ba ng ano, di ko alam kung naturukan ba ng tamang redors o tamang MP. yun nga. So anong diba? Yung ano? Medyo makulit yung dalawa eh. Oo. Anong iyong opinion dun sa ano, sa sinabi sa akin ni Bullet na naghingi ng sorry? Okay na kami ni Bullet, okay na kami. Oo nga ako, Chi, napanood ko yun eh. Para sa akin naman eh, mas okay yung ano, ganito, public siya nag-sorry sa kasi as in live talaga siya nag-sorry, di ba? Pero ano, respect pa rin kay Boss Bullet kasi talagang ano eh, sulit siya kasama, di ba? Totoo yan, coach, di ba? Sulit siya kasama si Boss Bullet. Para sa akin naman, kabang-abang din naman yung ano nila eh, yung laging sinasabi niya lagi na ganyan, lalaban sila about sa Philippines versus China. Siyempre, para sa aming mga viewers diyan eh, kabang-abang din yan eh, di ba? Siyempre, Pilipino tayo, solid supporter tayo kung saan tayo lalaban. Totoo yan. Yung mga Pinoy fighters natin dyan versus China. Bahala na, bakbaka na. Oh, Boss Bullet talaga solid yan. Saan talaga yan eh. Aabangan. Di ko alam kung lag ba ko o lag ka. Ikaw ang lag. Naglalag ka. Nakaano kaya tayo, personate eh. kakahulog lang, 5 piso. Yun, sige. Ayusin muna natin yung ano. Oh, di ba? Yun nga sabi ko. Yan. So, yan, may mga ano. Yung nga sabi ko nga, coach, mas kabang-abang to kung sabi ko nga, kung ganitong sitwasyon natin. Philippines versus China. Siyempre, Boss Bullet. Mas ano to eh, sa ating mga vlogger laging ano to, suportado sa atin to eh, di ba?
Tama, tama. Ikaw ba yung ano, tawag dito? Eh, sino bang gusto mo pa rin labanan? Kasi parang yung kalaban mo, may mga kalaban na. Sino bang gusto mong kalabanin kung sakasakalo? Okay. Nag-ano kaya ata? Nag-frozen ka na? Ano coach? Sabi ko, kasi sino pa bang mga gusto mong labanan ano coach? Kung sakasakali? Eh, sa akin coach, wala namang problema. O, sakaling pagbigyan tayo ng ano, opportunity na mapibigyan ng laban. Eh, anytime, kahit sino, walang problema. Basta, ano, magka-timbang or magka-fight kung sa saan sitwasyon, di ba? Okay lang sa akin, walang problema. Kahit sino. Eh, ang problema, wala ka magiging katimbang kasi unang-una, vlogger ka. So, pag ang nakalaban mo, vlogger din, walang way in. Walang catch weight dito. So, yun yung magiging problem mo. Ano na nangyari sa'yo? Nag-lag ka na. Ayan. So, ayan. So, may hina yung signal mo, Ben TV. So, ayan. Inalis mo na kita. May hina yung signal. Kala ko si ano, Mr. Mainit. Di pala. Hello, sino to? Coach, grabe. History yung nangyari kanina. History for the first time pumasok si Boss Bullet sa channel mo. Oo, 'di ba? And then finally nag-guys kayo kung ano man yung gusto niyo dalawa. And I think ano to, may follow up to na respect na ibibigay sa si Boss Bullet. Palagay ko sa mga susunod na araw, talagang tatatak yung respeto na nangyari ngayon na binigay sa iyo ngayon ni Boss Bullet. For me, Boss Bullet, naging gentleman siya ngayon. Naging gentleman siya sa iyo ngayon. Ang ganda. Nakita ko, ramdam namin yung ano eh. Naramdam namin yung feeling mo eh. Coach eh, ramdam namin yung feeling mo kanina eh. Parang medyo maluwa-luwa ka eh. Kasi finally, umakit na sa iyo yung Hype King. Diba? Hype King, nakita natin yung viewers na binigay ni Boss Bullet kanina. Yan ang Hype King talaga, diba? Taas, umabot 800 viewers. 800, nag-850 pa nga eh. Nasa akin yung ano eh, screenshot ko yung ganda. So, ang ganda-ganda. Masaya kami na nangyari itong pagkakataon na to. I think, and I guess, matagal mo na rin inaantay itong pagkakataon na to na ma-interview si Hype King. Totoo. Kasi marami ako mga katanungan sa kanya. At even naman talaga ako, naniniwala ako na malakas naman talaga yung hatak ni Boss Bullet. Kaya malaki rin yung naitutulong niya dito sa URCC. At yan din yung sinabi ko na isang dahilan kaya kinuha si Bullet sa laban ng 3v3. Malaki tulong. Malaki po ang naitulong talaga ni Boss Bullet, lalo na sa industry ng MMA. Kasi aminin man natin o sa hindi, marami rito sa atin na walang alam sa MMA. Kung hindi dahil kay Boss Bullet, talagang nakilala na hype yung URCC. Tama. Dahil kay Boss Bullet. Totoo yan. At talagang nagpapasalamat ako dahil kahit papano loyal itong si Boss Bullet sa URCC. At sinabi nga ni Boss Bullet, hanggat kailangan daw ng URCC si Boss Bullet, nandito lang siya para tumulong nga. Kaya natutuwa din kami coach kasi nangyari yun. Nangyari itong pagkakataon na ito na-interview mo na si Boss Bullet. And we think na natuldukan na yung ano, kung ano man yung alitan ninyo before. Pero one thing na disagree ako kay idol ko kay Boss Bullet, yung naging bias ka. I think hindi ka bias para sa akin. Ah, hindi naman. Okay, sige. Maraming salamat doon. Kasi, like I said, yung mga opinion ng mga tao sa akin, iniisip ko kasi yan eh. Hindi ko siya minamasama. Tinitake ko siya na constructive criticism. So, ngayon, minsan nag-iisip ako. So, medyo biased nga ba ako o hindi. So at least kahit paano, narinig ko na sinabi mo na hindi ako biased. Para sa akin, hindi. Ako, maka-boss bullet ako, pero para sa akin, hindi ka biased. Disagree ako doon sa sinabi niya kanina.
Yun lang, coach. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagpasok. Black Maskman. Salamat. Salamat. All right. So yun, grabe, napaka-solid. And mga kabakal, naniniwala naman talaga ako na hindi ako biased. Pero minsan ay aminado ako na makulit ako talaga sa live ko. Na tawag dito, na medyo nagpaparinig ako na nagbibigay lang ako ng constructive criticism. Katulad ng paggawa ko ng video kay Map Soberano, more on constructive yon. Pero syempre, yung constructive criticism, hindi yun pabor kay Map Soberano. Kaya ang iniisip ng ibang tao, bias ako. Kasi kung isipin nyo yung sinabing bias, is talagang bawat video, titirahin mo yung isang tao. Titirahin mo siya, wala nang tamang nagawa. Yun yung bias. Yung kumbaga parang, kunyari, may isang magko-comment sa'yo na puro pabor sa'yo. Hindi na pabor sa kalaban mo. Bias yun. Or kaya magbibigay ka ng komento na laging mali yung isang kampo. So yun yung bias. Pero kapag nakita mo naman na nagbibigay lang ng opinion na constructive criticism, at hindi naman laging ganun yung komento sa isang tao, at meron din naman mga mabubuting komento, so yun yung naiisip ko na hindi ako bias. Pero minsan open-minded din ako kung nagiging bias nga ba ako, kaya napapaisip din ako. Pero again, nirerespeto ko yung sinabi ni Boss Bullet, nirerespeto ko rin yung sinabi ni Maskman, kaya open ako dyan. So maraming salamat sa inyo. At sa mga gusto magbigay ng komento dito nga sa nangyari na pagpasok ni Boss Bullet, so napaka solid talaga ng pagpasok ni Boss Bullet at pagbigay ng kanyang opinion sa akin at ng sorry. So anong inyong opinion, mga kabakal? So yan ang ating link, naka-pin ang ating link at nandito po sa ating comment section. Okay, sabi ni Kenken TV, minsan may pagka-bias for me. Maraming salamat sa iyong opinion, Kenken TV. So kailangan ko rin yan. Okay, Tambays. Hello, mga Tambay, kumusta? Balita. Okay lang, Paps. Shout out to Abraham Barbell. Ano ba tayo dyan? May inuman? Ay, nakikita nga. Shout out sa aking Manggi. Manggi Giba. Manggi. Shout out, Captain Marvel. Barbell pala. Shout out sa mga kapatid. Shout out, Captain Marvel. Si mga kapatid. Basta batayin mo si Boss Captain Marvel. Ay, nyo. Shout out, Jay. Taga-saan kayo, mga bro? Taga-saan kayo? Laguna, boss. Kalamba. Laguna, Kalamba. Shout out sa mga taga-Laguna, Kalamba, mga tropa. Shout out. Paikit movers. Paikit movers. Mga solid. Yeah. Sino ba ang pambato ninyo? Sino ang inyong tingin naman nanalo? Si Map ba o si Mr. Mainit? Kay Sabu sa ako, boss. Mister Sabu sa, mukhang lahat yan yata si Mister Mainit, boss. Mister Mainit. Pwede. Solid. Mister Mainit, oh. Boto, eh. Bate pin. Ano ba ating... Tumatagay? Bilog. Bilog. Mainit yan sa lalamunan. Bata rin si... Ano ba yan? Lichumbara, boss. Lichumbara, boss. Lichumbara, kapares, 4, solid. Nice. Napaka-solid din nyo. So, enjoy lang kayo sa... Birthday po. Boss, pabati naman po. Birthday po, Leandro Ramos. Happy birthday sa'yo, Leandro Ramos. Salamat. Bayan ata kay Nog. Captain Barbell, lumaban kay Bad Boy ng Cebu. Bad Boy ng Cebu laban. Parang narinig ko si Sabo sa diyan, ah, si Poging Ninja. Sino yan? Captain Barbell. Ano, vlogger din to si Pare. Motor parts. SM Motor parts. Motor parts. Okay. So mga tropa, maraming salamat. Magpapaalam na muna ako. Magpapasok na ako ng mga ito. Okay, boss. Good luck. Good luck sa'yo, boss. Pagigas naman. Padagdag naman dito. Family 4. Okay, salamat. Paano mo magpadagdag ka pa? Alright. So yung mga tropa natin. Papasukin naman natin si Jan Solis.
Hello sir, magandang gabi po. Hello boss, kamusta? Okay lang naman po, kayo po? Nasa ano po ako, nasa Europe, France. Oh, OFW po. Yun, kaya pala maliwanag. Ano sir ang iyong opinion dito sa ating live kanina? Ay, yung about doon sa ano nyo ni Boss Bullet. Sa minsan nangyayari talaga yun boss, yung mga ganun na, syempre hypes nga eh, hype, di ba? So, end of the day, syempre, eh talagang magkaibigan pa rin pagdating kasi nangyayari, kailangan yun kasi para sa maging ma-promote yung mga kailangan na maraming manood. Tama. Yung kagaya sa'yo, yung yung nga, ikaw yung nag-open lahat ng mga laban nila, ng mga types nila. So, kasama yun sa buhay, kasama yun sa ano ninyo, for entertainment nga sabi nga, di ba? Kasi hindi naman mabibenta kung walang mga ganun eh. Parang magiging silent. Oh. Yes. So, yun nga, sabi nga, dahil nga rin, gaya na sabi mo, dahil nga kay Boss Bullet, so, mas lalong nakilala ang URCC. So, kagaya nyo rin na isa rin kayo sa nagpupush ng mga ganung laban. So, mas nabibenta. Mas maraming nanonood. Mas maraming nai-excite. Ako kagaya ko, boss, ano, subscriber niyo ako, Boss Bullet, Bob Soberano, kayo, Kabakal. Yan, subscriber niyo po ako. Isa po ako sa mga subscriber niyo na laging nanonood. Kahit nandito ako sa ibang bansa, eh, yun yung pinaka-aliwan ko pagka pahinga ko, day off ko. Kagaya ko, day off ko. Oo. Natutuwa ako. Sa totoo lang, dami, totoo yan, maraming, normal yan, maraming nagiging hindi nakakaintindi, maraming mga basher. Pero normal yan eh, sa totoong buhay kasi yan, kasi maraming mga tao na iba-iba yung mga pananaw natin, di ba? Tama. Pero ako, naiintindihan ko. Maraming salamat, sir. Sino ba ang iyong ano, kung sakasakali, tatanungin ko sa iyo, sir, sino sa tingin mo ang pambato mo na mananalo or lamang? Mr. Mainit ba or Map Soberano sa darating na October 27? Ako naman, boss, kahit sino sa kanila. Kasi ano naman sila eh, lahat sila eh, nakikita natin na nagtitraining, pinaghahandaan ang bawat isa. So kung sino man ang manalo sa kanila, good luck. Yun para sa akin, isa, yun nga, lumalaban sila dahil may kanya-kanya silang dahilan, may kanya-kanya silang ano sa buhay. May gusto silang patunayan. Tama, totoo yan. Oo. So kahit sino sa kanila, support na lang tayo, sir, no? Opo, support lang. Tama, sir. Meron ka bang gustong i-shoutout, sir? Shoutout sa mga taga ano, Puerto Princesa, Palawan. From Palawan po ako. So first time ko, totoo lang, Kabakal, first time ko na pumasok sa live. Oh, sa inyo. Maraming salamat, sir. Salamat po. Opo, salamat po. At yun lang po ang ma-i-share ko. Salamat din sa pag-accept sa akin sa live. Okay, sir. Maraming salamat, Sir Janjan. Ingat ka dyan. Mabuhay ka, sir. Opo. God bless po. God bless. Alright. So yun, mga Kabakal. Sino pa mga gustong pumasok? At nandito sa ating comment section ang link at nakapin po ang link sa... Okay. Action. Balita. Magandang gabi po, coach. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano yung sir, sa live natin? Wala naman akong bad comment regarding kay Bullet at saka sa iyo. Mabuti na nag-live kayo dalawa para ma-settle yung differences niyong dalawa. Mabuti naman ganun, coach. Oo, kasi okay din yun. Makita ng mga tao na kahit papaano eh, nagkakapatawaran din. Diba, sir? Oo, naging professional kayong dalawa ni Bullet. Yun ang maganda. Akala ko magta-trash shot naman si Bullet sa'yo. Ayoko nang ganun eh. Oo, buti naman natauhan siya. Natauhan si Bullet. Yun lang po yung comment ko. Maraming salamat. Pero sir, sino sa tingin mo ang mananalo? Map Soberano o Mr. Mainit? Nahihirapan. Hindi ko alam. Oh. Pero I'm looking for Mr. Mainit, Kaliyaban. Fired up. Yun. Stay fired up. Tama. Maraming salamat, sir, sa pagpasok sa yes, natin. Salamat po. Alright.
Okay mga kabakal, sa mga gustong pumasok, make sure naka-open ang cam. Shoutout sa'yo, Willie Vic. Okay, meron dito, pangalan ay Y. Okay, napapasok na natin yan. Okay, stay fired up, action. So yun. So far mga kabakal, talagang ano, natutuwa ako kasi natapos na yung aming alitan ni Boss Bullet. At alam ko makakatulong ito sa aming dalawa. Makakatulong ito kay Boss Bullet para makita rin ng mga tao na hindi naman masamang tao itong si Boss Bullet. At yung mga trash talk na ginagawa, kailangan lang yun para ma-hype. Yung mga kailangan namin i-hype. So ganun din naman sa akin, hindi man ako masamang tao. At lahat ng ginagawa namin ay ginagawa namin dahil vlogger kami at meron kami intention, which is yun nga, para mas makilala ng tao, para mas makapagbigay ng entertainment. At una sa lahat, ginagawa namin ito para makatulong sa aming pamilya. So ganun din naman kay Boss Bullet, although hindi may iwasan na meron kami mga basher, may basher si Boss Bullet, may basher ako, normal lang yan. May kanya-kanyang trip yung mga tao, kanya-kanyang trip ng mga viewers, so normal lang yan. At sinabi rin ni Boss Bullet na siya yung tao na hindi basta-basta napipikon. Dahil siya daw ang trash talking. Never siyang mapipikon, kaya tumanggap ng mga ganito, which is nakakatuwa naman. Kasi ako, kaya ko rin tumanggap ng mga constructive criticism at ng mga bash. So nakakatuwa naman na ganun din pala itong si Boss Bullet. Siguro yung mga ginagawa niya na kunyari napipikon siya, gumaganti siya, katulad kina Kiko Matos, kina Mr. Mainit, sa akin, eh maaaring ito ay isang, yun nga, gusto lang niya subukan. Nabanggit naman ni Bullet na dahil gusto niya akong subukan. At the same time, dahil hype din naman. So wala namang problema doon, so okay lang yun. Natutuwa talaga ako sa nangyari na, yun, okay na kami ni ano, Boss Bullet. Shoutout, Dati Madarang. Okay, sabi ni sino yun ba? Sabi ni Mr. A, papik sa'yo kabakal sa 27. Yes, pwede po kayong magpa-picture sa akin anytime. It's a pleasure po. Lagi po akong natutuwa pag may mga tao nagpa-picture sa akin, nakakilala sa akin. Sa Coach ng Bayan, sa Coach Alex, sa Captain Barbell. So, halo-halo na. So, maraming salamat sa inyo. Lucky, 4809. Congrats, both of you. Maaga pamasko, peace of mind. Yes, ito yan. Salamat. Sabi ni Carlo Ramirez, for the hype, for the show, ganun si Bullet. Pinagbigyan niya nga si Kiko nung umiwas. Totoo. Shout out, Mr. Pugpagoy. Okay, ano masasabi ko sa pag-qualify ni Joven sa Gubain? Tama ba? Sa pag-qualify sa Mr. Olympia, well, para sa akin, deserve. Deserve ni Joven yan na makapasok sa lalaban sa Mr. Olympia. At kitang-kita naman sa katawan ni Joven na talagang siya yung may pinakamaganda ang physique. So yeah, agree ako doon. Wala akong masasabing hindi maganda. Si Fanboy. hindi pa umakyat. At ito nga, mga kabakal, eh laging nagkakainitan na nga itong si ano, si Damsa at saka itong si Tigasi ng Cavite. So, abangan natin yung mga mangyayari sa kanila, mga kabakal. Shout out, Baki from Taiwan. Yes, sana ma-meet din. Okay lang naman. Pero sigurado dyan, lagi nyo ako makikita. Dahil parte na nga tayo ng URCC, lagi nyo ako makikita pag mayroong mga weigh-in ng mga vlogger, pag may mga laban. So lagi nyo ako makikita kasi nga, isa rin tayo sa mga gagawa ng mga video. Video sa mga laban. So lagi nyo ako makikita. Lalo na kung manunood kayo ng laban sa mismong laban. So okay lang magpa-picture. Oo, maraming salamat. Ano, Louis Marcelo. Ganda ng views kanina. Ngayon na lang ulit tumaas ng ganun yung views natin. Dahil yan kay, ano, kay Boss Bullet. Yan yung makikita mga kabakal na talagang meron kaming hype. No? May hype kami ni Boss Bullet. Although si Boss Bullet, as of now, para sa akin, mas mataas talaga yung hype kumpara sa amin.
Pero syempre, gusto rin ng mga taong makita kung paano ba kami magharap. Si Boss Bullet at ako. So meron talaga kaming hype. Mga katanso, mga kabakal, mga katanso, sabi ni Arian. Okay, sabi ni Carlo Ramirez, Coach Backcity Gasin ng Cavite, tuwing mag-upload siya ng video, lagi nakatag kay Boss Bullet. Kapit kay Boss Bullet. Well, siguro dahil gusto niya makarating kay Boss Bullet yung mensahe niya. KG? Saan ba yan? Kay Ken Hanoka ba yan, KG? Ano ba KG? Okay, makapogi. Coach, ikaw sa palagay mo, sino mo nanalo? Like I said, mga kabakal, kung sino mo nanalo kay Map Soberano at kay Mr. Mainit, 50-50 ako. Kasi pareho silang may kakayanan. So far, ang nakikita ko ngayon, parang mas lamang talaga si Map Soberano. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino mo nanalo kasi 50-50 talaga. Pwedeng matalo ni Map si Mr. Mainit or pwedeng matalo ni Mr. Mainit si Map. Pero as of now, based sa mga video na nakikita ko, mas lamang si Map Soberano. Wala pa tayong ano, Alberto Gambawal. Wala pa tayong giveaway. Siguro after sa Pasko, may mga giveaway tayo na supplement para sa inyo. Sa mga nagwo-workout. Maraming salamat, Jan. Oo. Kay Kiko Matos talaga umabot. Kasi mga kabakal, kaya umabot ng ganung kataas yun, 1,400 views. Is dahil na doon Kiko Matos, Map Soberano, Dams, lahat. Pero kung pumasok pa si Bullet noon, baka umabot ng 2,000 views yung live natin. Maraming salamat, Johnny Panadero. Ah, kilograms, KG. Team Bulex? Pinawa na ba base yun? Team Bulex daw. Team Bulex. What Bulex? Okay, sabi ni Carlo Ramirez, mananalo dyan. Si Map Soberano. Sa cage, mananalo. Actually, parang mataas nga eh. Mataas talaga yung chance. Kasi unang-una mga kabakal, power puncher itong si Map Soberano. So ngayon, pag natsambahan niya talaga itong si Mr. Mainit, delikado, mga kabakal. Diba? Delikado talaga. Okay, may mga papasok. Make sure po pag kumasok kayo sa live, nandito po sa ating comment section yung link at saka nasa ating, nasa YouTube po, naka-link po yung ating link para makapasok sa live. Make sure lang po na nakabukas yung camera tsaka yung inyong audio para makapasok sa live at makapagbigay ng inyong opinion. Oo, nandun din si Billy Jack sa live natin nun. Nandun si Billy Jack. Kaya daming views nun. Bullet at Alex. Wala pa. Baka hindi na sila ba yung Manny Pacquiao? Baka hindi. Wala na nga eh. Kasi nga, may kanya-kanya na kaming trabaho sa URCC. Sabi ni Aisha Mariano, para sa akin, minsan, meron talaga pang aasar ka sa part ni Boss Bullet pag nagre-react ka sa ibang videos niya. Pero ang iniisip ko na lang, sinasadya mo yun para ganahan. Yes, totoo yun. Aminado naman ako na may mga pang-aasar talaga sa video ko minsan kay Bullet. Pero pang-aasar lang yun. Hindi siya bias pero pang-aasar siya. Para may konting hype. Janelle, sino mo nanalo? Damsa or Tigasin? For now ha, mas lamang para sa akin si Damsa.
Pero hindi ko alam kung sino mananalo. Pero mas malamang si Tamsa. Oo, no? Wala eh. Wala na si Kiko eh. Wala na rin si Billy. Iwas na si Billy. Iwas na rin si Kiko. So, yun lang. So, kaya kailangan tayong... Kailangan may mga bagong umusbong na mag-hype. Lalo na ng mga vlogger na lalaban sa URCC. At tumutulong nga tayo. At for now, ang tanging magagawa natin ay magbigay ng match-up sa mga vlogger every month na isang match sa mga vlogger. Kaya taste-taste muna sa mga vlogger na gusto sumali. Kasi as of now, isang match lang ang pwede natin ilagay sa URCC para sa mga vlogger. Kapag naman naging solid ito at maraming nanood lagi ng mga laban sa URCC, maaaring maging dalawa na yung match-up ng ano, mga vlogger. Or, katulad nga na sinasabi ni Boss Bullet, maaaring in the future ay magkaroon ng match na puro vlogger lang sa URCC. Tapos match na puro fighter. Kasi ngayon, combined pa eh. Mga pro fighter at merong isang vlogger or dalawang vlogger. Pero yun nga, sabi ni Boss Bullet, maaaring mangyari na baka sa isang buwan, eh puro vlogger lang yung maglalaban. Mga 10 vlogger. Pwede yun, di ba? Sa URCC. Pag nagtuloy-tuloy yung pagtangkilik ng mga tao. At pag lalong mas nag-hype. Yes, may lakas din naman talaga si Tigasin. Well, pwede naman talaga si ano, si Tigasin, si target market kay Tigasin ng Cavite. Yun nga lang kasi kulang pa rin kasi sa ano sa slot kasi isang match lang pwede every ano eh, every month. Yeah, okay lang naman, oo, wala namang problema, baka nga. Ah, sabi ni Carlo Remes, si Billy na hype dahil sa issue, hindi dahil sa hype. Yeah, pwede pumasok. Kung may mga sabihin kayo, make sure na naka-open po ang inyong cam at ang audio ninyo kung may sabihin po kayo sa ating live. Bago tayo magpaalam mamaya. Malabong lumaban mga kabakal. Malabong lumaban si Boy Tapang sa URCC. Kasi unang-una may kontrata po si Boy Tapang sa kabila. At yung mga gusto nyong lumaban na ibang mga vlogger na wala namang kontrata sa kabila, okay lang naman lumaban sa URCC. Pero as of now, habang may kontrata pa sila, hindi po sila pwedeng lumaban. Aziz versus Yasin, parang imposible yung mangyari for now. Kasi ang alam ko si Aziz ay nakafocus muna sa kanyang business. So nakafocus muna siya doon. At iwas muna siya sa mga laban-laban, sabi niya. Yan, so maraming salamat. Sobrang ano, sobrang ganda ng live natin ngayon. Nag-enjoy ako, natuwa ako at yun, nagpapasalamat talaga ako. So, solid. Okay, sabi ni Sampo, gusto ko sana Boy Tapang versus Salt Papi kasi walang mapala si Salt Papi dito sa Pilipinas. Totoo, unless na lang kung malaki yung ibibigay na TF kay Salt Papi, pero possible din, no? Boy Tapang tsaka Salt Papi. Pero para sa akin, parang ano eh. Parang mas lamang si Salt Papi. Mr. 62 tsaka Yasin, parang impossible na mangyari kasi mismong si Mr. 62 nagsabi na malaki yung mawawalang pera sa kanya kapag nag-focus siya sa mga ganito dahil nga content na siya sa negosyo niya. Soon, si Boy Tato. Nilalaban natin yan. Boy Tato, soon. Possible, Boy Tato. At saka ano, Melbs de Leon or si ano, si Boxer Boy.
Pwede, no? Silver Voice versus Pau sa URCC. Pwede naman. Well, totoo yan. Totoo yan. Hinahamon ni Salt Papi si Rendon. Totoo yan. Yan yung una kong video na panood. Kaso kasi, hindi naman papalag itong si Rendon dahil hindi naman siya nagbaboxing. Diba? Totoo. Kasi kung TF lang naman ang pag-uusapan, tingin ko kayang ibigay ng URCC yung TF na gusto ni Salt Papi. Kaya yun nga eh. Pero siguro ang hinahabol din ni, ano, ni Salt Papi, sino ba yung pinaka-sikat? Eh, alam naman natin si Rendon eh, sobrang ano to, fame siya sa social media. Kaya yun siguro gusto niyang labanan. Kaya nga diba nag-call out ako? Nag-call out ako kay Salt Papi na baka gusto niyang labanan yung ating mga kupunan dito sa URCC. Kay Tantoy. Pwede naman kay Tantoy. Well, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong akong totoo, pero hindi, hindi ko alam kung scripted ba. O, pero isa lang masasabi ko dyan. Totoo yan mga kabaka. Totoo yung sparring nila. Kung ano, mag-aaral si Rendon ng boxing, possible. Diba? Pero kung hindi, hindi. Di ba nanalo si Salt Papi kay ano? Ay, di ba nanalo si Rendon kay Salt Papi? So, yun lang. Yun lang magiging problema. So, yun. Alright. So, mga kabakal, so tayo muna yung magpapaalam na at maraming salamat sa pumasok sa ating live. Oy, wait lang. May pumasok pa. Alejandro. Oh, Sir Alejandro, balita. Hi, hi coach. Hi. Hello po. Yun. Well, sorry pa, palabas ka na yata. Hindi, okay lang. Yun. So, well, it's very commendable of him. It takes a man with a lot of balls to apologize. And, yeah, I respect him for that. Because, yeah, you have to admit, I was one of his biggest critics. Mm-hmm. Well, comments and all. But in the spirit of solidarity, I really hope that, you know, I hope we win. I don't want to lose against China. Totoo, totoo yan. Even me. Kahit, siguro kahit maraming mga basher, yun din iniisip na sana manalo. Kasi hindi naman siya laban na yung katulad ng mga ibang Pilipino yung kalaban mo na pwede mo talagang suportahan yung ibang kampo dahil ayaw mo dun sa lalaban. Pero kasi ngayon, ang kalaban nila is China. So, syempre, mas gugustuhin mo na ang manalo yung kababayan mo kahit hindi mo gusto. Exactly. For me, it's deeper than that. With everything that's going on with China, I do not want to lose against China. Yun lang for me. So it's great that he's training in Antipolo and yeah, I really hope that he gives us a win naman. May message sa'yo si Ice Water. Saan? Ano sabi? Background ni yeah, yung mga brawny commander. Tama. Yan. Well, alam nyo na, I'm not alone here. Mm-hmm. Totoo yan. Ano ba? Malapit na yung ano, laban ha? Meron ka na bang go signal sa doktor mo? Wala pa. I doubt I'll be able to go. Pero ang sabi niya sa akin, November, yun, pwede. Because if you noticed, my voice is medyo hoarse. Tapos talagang hindi ako lumalabas, so. Yeah. Yeah, so if he's not, ano, if he's not responding to my nangungulit ako na ako kasi I want to go. Hopefully it's not too late if he gives me the go signal for next week, and then I'll buy the VIP tickets kahit sa taas so that some of us can go. Wow. Sa akin ka bibili, ha? Ng VIP? Oba. Salamat. Pero kung ano naman, kung hindi,
Di bawi ka na lang sa ano? Sa Okada. Diba? So November, sure yun. I'll buy VIP tickets for us and a few solid kabakals. Sama ako dun. Okada. Siyempre. Siyempre. Hindi ko papalagpasin yun. Kasi sobrang solid yun. Tsaka nag-enjoy nga ako dati nung may client ako dati sa Okada. Kasi ano sila eh, member ng ano ng club. So, nung tinetrain ko yung client ko doon ng mga Chinese sa gym. So, after kong itrain sa gym, okay, diretso na ako sa spa, jacuzzi, ay ano, sa sauna, and then workout. So, privilege. May privilege din ako sa mga client ko. Oh, so, ikaw na lang mang libre sa Okada. Dati yun. Wala na akong pera ngayon eh. Dati yun. May mga kliyente ako dati sa Okada. Eh ngayon, wala na akong client. Kasi, nag-uwi na yung mga Chinese. May sab may sinasabi si Damsa. Oh. Ang sabi ni Damsa, Kuya Alejandro, sabihin ko na ba na ikaw yung tatapat sa half meal ni Lambutin? Half meal? Ah! Yung ano? Sa bahay! Pustahan. Sa house and lot! Pustahan. Ah, pag dumating yung pera ko ng November, sige. Oh? Oh, pustahan? Pwede, pwede. Pag dumating ng November, pero usually end of year yun eh. Pero if it arrives in November, sige Damsa, tapatan mo. Ba? I'll let you know. Hindi ako makarelate, hindi kasi ako mahilig sa sugal eh. Ako first time if ever, first time ko to. Nice. Pero ikaw ba ay nagbago pa rin ang iyong opinion? Sino sa tingin mo mananalo? Mr. Mainit or Map? Map. Solid. That's never gonna change. No matter what other people say, this is just me, ah. If I support someone, whether or not they make mistakes, I'll support them. Basta you just own up to your mistakes, yun lang yun. We're not perfect, eh. So if he made mistakes, if he owned up to it, that makes him look better. No matter what other people say. Tama, totoo yan. Yun. Eh, dito naman sa ano, Damsa, Mr. Tigasi ng Cavite. Sino sa tingin mo mananalo? Damsa. Ah. Damsa. Okay, ano ako. Kay ano ako, Tigasin, kasi bonjing daw si Damsa eh. Coach, si Early Bird Jr. sabi, shout out daw siya. Hi, Early Bird. Kasi snabero ka daw. Bakit kayo? Hindi naman ah. Busy lang kanina eh. Busy lang. Shout out, Early Bird. Busy. Coach, ayoko na mag-mod pag ganyan kadami yung tao. Naku. Wag mo na lang pansinin kasi may ano naman tayo eh. Di ba parang De, merong makikita. Ang hirap mag-approve. Ang dami. Ah, kasi may mga ano, tama. Oo. Pag gano'n, yung mga nakikita mo na lang. Kasi ako hindi ko nakikita eh. Sa StreamYard kasi ako nakatingin eh. Ang dami sobra. Nahilo ko, buti na lang dumating si ano si Dante. Si Ice nandito rin. Si Carlo Ramirez, di ba ano na rin siya? Mod na rin? No, he's not. Talaga? Carlo Ramirez? Yeah. Oo, oh, para may katulong kami. Carlo kasi Ramirez. Mga ibang mod, gumagawa rin eh. I'm sure si Carlo Ramirez will do the same. Yeah, okay. Gawin na natin. You're welcome, Early Bird. Okay, check ko nga. Carlo Ramirez. Ah, hindi pa. Okay. Mabait ka naman, Carlo Ramirez. So, I anoint you. Open. Ikaw na ngayon ay isang moderator. Carlo Ramirez. Meron ka ng screwdriver. Ayun. So, moderator ka na, Carlo Ramirez. Salamat. Deserving naman yan eh. Active naman yan eh. Isa rin yan sa mga nakikita kong ano. Hindi siya nakikipag-away or hindi talaga nag, alam yan, hindi napipikon. So, okay lang yan. So, yun. Meron ka bang gusto sabihin? Ano? Alejandro Villacorta bago tayo magpaalam? Last na lang. Damsa. Pasukahin mo ng alam mo na. Eh, ang alam ko, magkikita sila
Kasi pupunta raw si ano si Tigasin ng Cavite at saka si Damsa sa weigh-in. Sa weigh-in ni Map Soberano at Mr. Mate. Nandun tayo. Tignan natin kung ano mangyayari sa dalawang to. Sana hindi magkagulo. I really don't think that TNC can do anything to Damsa. No, yeah, it doesn't matter. For example, Mike Tyson never thought that height was ever an advantage. Never. Mm-hmm. Tama, totoo yan. So that's it, Coach. Thank you for having me. Sorry kung pa-outro ka na kanina. Okay lang yan, okay lang. Kasi nakita ko rin eh, may gagawa na ako ng reaction. Nakita ko rin yung video ni ano eh, Mr. Mainit. So gagawa ko ng reaction din. Okay, Coach. Thank you for having me. Alright, maraming salamat sa iyo, Alejandro Villacorta. Magandang gabi, mabuhay ka. Alright, so yun. Solid, solid yan si Alejandro Villacorta. So congratulations, shoutout sa iyo, Damsa. Congratulations, Dante Madarang. So yun mga kabaka. So nakita niyo naman ang hirap ng trabaho ko. Gagawa ko ng reaction, magla-live tayo. Magluluto, kakain, mag-workout. So maraming salamat sa inyo mga kabaka. At ako'y masaya sa ating live. Lalo na, okay na kami ni Boss Bullet. At yun, sana dumami yung ating ano, premium subscriber para madagdagan yung ating mga shoutout. Sa ating mga solid kabakal na gustong magkaroon ng shoutout, kung nakikita nyo ngayon mga kabakal, naglalagay na tayo ng mga premium subscriber. Yung mga premium subscriber natin, sila yung mga may shoutout sa lahat ng video. Nandoon ang kanilang pangalan. Okay? So yun, papaalam na muna tayo. Damsa, papaalam na. Sorry Damsa, pagod na talaga ako. At kailangan ko pang gawa ng reaction. So yun, bukas na lang. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Alright.